Magandang umaga po. The public hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs is now called to order. This is a resumption of our hearing. I would like to acknowledge the presence of Senator Tito Soto and our honorable resource persons and guests. Ang trabaho po ng PNP, unang-una ay ipaira lang batas, protektahan ang ating mga kababayan at ipairal ang kaayusan sa ating bayan. Kami naman po dito sa Senado, ang aming trabaho ay hindi lamang magbalangkas ng batas, ngunit suriin din mabuti ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang masiguro na maayos ang kanilang pagpapalakad. Hindi naman po kaila sa inyo na maraming mga insidente itong mga nakaraang buwan kung saan ang mga mismong mga nambibiktima di umano ay mismong mga pulis. Hindi pa man nareresolba ang mga insidente ng hulidap sa La Loma at Malolos Police, lumantad na naman ang mga bagong biktima na nagtuturo na naman sa mga pulis sa kaparehong modus operandi. Ibinunyag ng isang negosyanteng Pakistani ang tangkang extortion ng 8 pulis mula sa anti-carnapping unit ng Manila Police District. Mula nang kumanta si Dawood, yung Pakistani negosyante, nagtago na ang 8 pulis. Ipinakikita sa atin ng mga insidenteng ito na higit sa modernisasyon, kailangan ng restorasyon ng panunumbalik ng tiwala at integridad ng ating kapulisan. Hindi matutupad ng PNP ang mandato nitong ipatupad ang ating mga batas at protektahan ang sambayanan kung walang tiwala ang karaniwang Pilipino sa ating mga pulis. Kailangan magsimula ang restorasyon ng integridad mismo sa pinuno ng PNP at sa mga namumuno nito. Kailangan ng isang titingalain, ng isang tinig ng kapangyarihan at katuwiran na pakinggan. Higit kailanman, ngayon mahalagang makita at maramdaman ng ating kapulisan na may pinuno silang nakikita, naririnig at titingalain. Kapag naresolba na natin ang issue ng tiwala, at saka pa lamang magkakaroon ng bigat ang modernisasyon ng ating kapulisan. Kung tunay nating pinahahalagahan ang institusyon ng PNP, kailangan nating kilalanin ang mga pangangailangan nila para maging epektibo silang alagad ng batas. Pulis patola, masakit pakinggan. Ang labas ng ating mga uniformadong tao kung walang armas o ni sapat na gasolina para magpatrolya. O hindi man lang sapat ang kanilang kinikita para mabuhay ng may integridad. Kailangan nating suriin ng sapat at angkop ang ating kagamitan at teknolohiya sa pamangangailangan ng ating bansa. In today's hearing, we will continue to tackle the 2 proposed PNP reorganization and modernization bills and the 4 resolutions on increasing criminality, high rate of kidnapping incidents, and the rise of death caused by unlicensed firearms. The bills and resolutions are authored separately by Senators J.V. Ejercito Estrada, Miriam Defensor Santiago, Senator Tito Soto, Senator Jinggoy Estrada, in this representation. I'd like to acknowledge again the presence of our distinguished guests, Ms. Teresita Angsi. Of course, General Alan Purisima, Director Ricardo Marquez, Police Director Rodrigo P. De Gracia, Police Chief Superintendent Ferdinand Yuson, Police Director Francisco Uyami Jr., Police Director Alexander Roldan, Police Director Jaime Morente, Attorney Eduardo Escueta, PDDG Ricardo F. De Leon, Architect Ka Quen Chua, and of course Senator Tito Soto. So before I begin with my questions, and I think the members of the VACC who recently arrived, Mr. Dante Jimenez, Mr. Martin Bubot Bidinho, thank you again for your presence here today.
The Civil Service Commission, also present. Director Foronda. Before I begin with my own questions, I would like to give the floor to Senator Tito Soto because he has to leave momentarily. Thank you, Madam Chair. At the outset, of course, we'd like to thank you for convening again the committee and calling this public hearing. These very urgent matters that I know you are going to tackle. All of the concerns that are mentioned in your agenda, especially the concerns of the private sector, are well-founded, and I support wholeheartedly. But I just have one major concern that I would like to put into the record so that the Philippine National Police can prioritize this. When we talk of PNP modernization, no matter how modernized you become, if we cannot get in touch with you, it is all for nothing. So I suggest that in your modernization program, you place on top of the list communications. The people have to have something to dial you or to call you any time of the day, and you can be reached. Typical like the 911 calls that we can make in other countries. Ito ang dapat na unahin ninyo, i-modernize ninyo, at do not leave it to the present situation wherein I think a foundation is handling it, the ILG is handling it. The Philippine National Police should have a direct hand. Na pag may denial kami na number ang kahit sinong Pilipino, may makokontak siyang police. Yun po ang importante sa tingin ko na dapat ilagay natin sa unahan ng agenda pag binanggit natin ang PNP Modernization Program. Ilamang, thank you, Madam Chair. Thank you very much. Thank you, Senator Soto. In fact, yes, that's one of the agenda that we have, is also to consult with the PNP the last time, last hearing in September 16. We discussed establishing a national emergency line where we can get hold of the PNP anywhere we are in the Philippines, and perhaps to have a prefix number that will be activated all over the Philippines. Mahirap po kasi na ibang number sa Metro Manila, iba rin ang number sa Davao, iba rin ang number sa Cebu. So ito po yung mga pinag-aaralan natin. Would you not have any other follow-up questions? I can probably do it later. I'll leave it to you, Madam Chair, to... Okay. Meron po ba, bago po ako mag-umpisa magtanong, General Purisima, unang-una, nais ko pong sabihin na maraming salamat na sa pagkakataong ito ay nagdesisyon kayong paunlakan kami dito sa aming hearing. I would like to acknowledge the presence of Senator Sergio Smenya. So, bago po kami mag-umpisa, meron po ba kayong opening statement o meron po ba kayong maikling presentation, sir? Yes, Madam Chair, may I be allowed to read my opening statement? Of course, General Purisima, please go ahead. The Honorable Chairperson, Senator Grace Po, and the Honorable Committee Members, good morning. I would like to thank the Honorable Committee for inviting your Philippine National Police to this public hearing in aid of legislation to discuss critical reforms in the National Police Force, particularly the modernization of the Philippine National Police. I would like to apologize to the Honorable Chairperson and to the Honorable Committee Members for my absence during the first public hearing. I apologize if I have given the impression that I do not wish to cooperate with the work of the Honorable Committee. On the contrary, as the leader of your National Police Force, I take responsibility for making sure that the elected representatives of the people are provided the information they need to carry out meaningful reforms within the police organization. Rest assured that your PNP holds the Senate
and this honorable committee in the highest regard and considers the upper chamber as a crucial partner of law enforcement in our never-ending labor against crime and lawlessness. For purposes of today's public hearing, I am prepared to provide inputs in relation to the legislative matters pending before this honorable committee, including issues to criminality and illegal activities. Nakakalungkot isipin na kung kailan natin winawakasan ang katiwalian at korupsyon sa pambansang pulisya, saka pa tayo binabato ng pagdududa. Sa ating pagpapatupad ng mga reformang madalas nating nakakabangga, ang mga puspusang humahadlang sa pagbabago, ang nais nila magpatuloy ang tiwaling sistema kung saan ang mismong proseso at patakaran ng kapulisan ang kanilang nagagamit upang pakapalin ang sariling bulsa. Pati nga po ang negosyong manukan ng aming tinatag na korporasyon at bahay na naipundar ko sa marangal na paraan, pinupuntirya ng mga kalaban ko para lang may sulong ang kanilang kagustuhan. Nakakahiyamang aminin, ang dating Firearms and Explosives Office ng inyong PNP ay naging pugad ng katiwalian at korupsyon sa mahabang panahon. Halimbawa nito ang pag-aabuso ng mga sindikato sa sistema ng pagkuha ng lisensya at permit ng baril. At para mapigilan ito, ginawa natin ang paghihigpit sa proseso. Sa ating paghahangad na ayusin at itama ang sistema, may mga nawalan ng racket, kita at kabuhayan. Natural, gusto nila tayong siraan ngayon para maging business as usual ulit. Hinding-hindi po ako papayag na magkakaganon. Hindi na uobra ang mga modus operandi nila. Yan ang pinatigil ko at patuloy kong babantayan kahit sino man ang tamaan. Kung gusto po ninyong magkaroon ng baril, dapat sa legal na paraan, kailangan pong humarap sa Firearms and Explosives Office at ibigay lahat ng mga kinakailangang dokumento. May proseso po tayo, wala po tayong pag-uusapan. Isa pang halimbawa ang pagbibigay ng ID para sa lisensya ng baril at sa mga security guard. May mga sindikato rin na yumayaman dahil sa kontratang hindi pabor sa gobyerno. Kakigibat nito ang paglalabas ng mga pekeng ID cards ng mga security guards, pati na rin ang mga pekeng permit to carry firearms outside of residence. Itinigil na rin po natin ito at makakaasa ng ating mga kababayan na hindi natin palulusutin ang mga ganitong kontrata kahit kailan. Kung may alam po kayong iba pang mga katiwalaan sa inyong Philippine National Police, isumbong niyo po sa akin at patutunayan ko sa inyo na hindi po ako puro salita lamang. Mga kababayan, tandaan po natin na kapag tinatama natin ng anumang kamalian, papalag ang mga nakikinabang sa lumang kalakaran. Mawawalan kasi sila ng pagkakakitaan, masisira ang kanilang negosyo. Hindi rin natin sasantuhin ang ating mga kabaro na tumitiwalag sa kanilang mga tungkulin at pinili na maging kampon ng kasamaan. Kagaya ng mga opisyal na di umano'y sa kasangkot sa Atimonan incident, mga kasangkot sa EDSA holdup, mga kasangkot sa drug bust operation sa Region 3, mga kasangkot sa Bulacan incident, hindi po natin ang palalagpasin yung mga gawain ganito. Iparamdam natin sa kanila ang bigat ng kanilang mga ginagawa. Patuloy din natin sa pag-imbestiga sa mga tinatawag nating iskalawag sa serbisyo. Hindi natin kinukonsinti ang kanilang mga gawain na nakakasira at dumudungis sa kapangalan at reputasyon ng kapulisan. Kaya naman po, hindi na tayo nagulat na sadya tayong sinisiraan upang mapilitan tayong talikuran ang paglilingkod sa bayan. Hindi po ako tatalikod sa aking sinumpaang tungkulin. Hindi po ako papayag na mananalo ang katiwalian.
Ipagpapatuloy ko po ang aking paglilingkod sa bayan at sa patuloy na paninira ng walang kabuluhan ang kanilang ginagawa. Simula nung ako ay naitalaga bilang pinuno ng pambansang pulisya, ginampanan ko po ng buong katapatan ng aking tungkulin sa ating bayan at sa ating Pangulo, alinsunod sa tinatadhana ng ating saligang batas. Wala akong ibang nais kundi maglingkod ng tapat sa ating mga kababayan. Nagagalak ang inyong pambansang pulisya sa suporta at tulong nila na tulong mula sa Kongreso, lalo na sa aspeto na magbibigay ng dagdag benepisyo sa ating mga pulis, kagaya ng mga pabahay para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Nararapat lamang po ito para sa mga pulis na bung tapang at walang alinglangan naglilingkod sa bayan. Sana ay patuloy ang suporta ng Kongreso para sa inyong mga lingkod bayan. As envisioned in the PNP Patrol Plan 2030, we aim to have a highly capable, effective, and credible police force, working in partnership with a responsive community towards the attainment of a safer place to live, work, and do business. We will not rest until this is realized. I do not deny that your national police force is a work in progress, as all of our democratic institutions are. Like a rough aslar, your PNP needs to undergo a transformation process to chip away its imperfections and shape its character to become the ideal law enforcement organization that will deserve the utmost respect of the people it serves and protects. Sa lahat pong ito, makakaasa ang ating mga kababayan na seryosong tutuganan ang inyong pambansang pulisya ang lahat ng mga ulat ng kriminalidad. Ayon po sa aming adhikain at ng serbisyong makatotohanan, ang inyong kapulisan ay naglatag na ng mga serbisyo, programa at sistema upang mas lalong mapagtibay ang aming paglilingkod sa ating mga kababayan. With this, I would like to express my gratitude to the Honorable Chairperson and the Honorable Committee Members for the opportunity given to your Philippine National Police to articulate and clarify its position on the matters subject to the inquiry in aid of legislation and assist the Honorable Committee in its work. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, General Purisima. Madaling katanungan lamang bago po natin dinigin din ang ibang resource persons dito. Maganda namang marinig po sa inyo na pinapahalagahan ninyo ang komite na ito at ang aming ginagawa para mas mapabuti ang pagpapalakad o makagbalangkas kami ng batas na makatulong sa PNP. Kaya po tatanungin ko po sa inyo, sapagkat nung huli pong hindi kayo nakadalo, wala pong naibigay na dahilan ng inyong representante. Bakit po kayo hindi dumalo noong hearing ng committee noong September 16? Your Honor, Madam Chair, hindi po ako nakadalo noong mga panahon na yon dahil yung ang iniisip ko pong dadaluhan na hearing ay yung sa isang hearing din ng Senado na which is chaired by other sa ibang committee po. At dumating po yung information sa amin nung hapon na yon na umaten kami dito and I was thinking na ano, at meron po tayong mga ibang mga ginagawa that time, Your Honor, na which also ito of public interest. General, pasensya na po. Ano po yung ginagawa ninyo nung mga araw na yun? Kasi po, pinadala po namin yung invitation September 8. Ngayon po, hanggang po dun sa araw bago yung hearing, meron pong konfirmasyon mula sa inyong tanggapan. Ngayon po kasi, kayo na po mismo nagsabi, no, na maraming kailangan gawin sa PNP. So, isa po yan, yung aming mga batas na sinusulong para sa aming pananaw, napakaganda po, modernization. Pero syempre, kailangan namin ang inyong input dahil kayo yung pinaka namumuno ng PNP. So,
Ano po yung dahilan? Dahil kung ibang committee po ang iniisip ninyo, sa inyong kaalaman naman po, ang talagang nag-aalaga sa kapakanan ng PNP ay ang public order and dangerous drugs. Hindi po ibang committee ninyo. Ito po ang committee ninyo at hindi na po yung iba. Ngayon, kung sasabihin naman ninyo ibang committee, sabihin na ninyo yung Committee on Finance dahil mahalaga rin ang budget, if mas pinili pa po ninyo mga ibang bansa kesa dumalo sa hearing na yon, na ang pinag-aaralan sa hearing na yon ay kung makatarungan ba ang budget na inilaan sa inyo, kung kulang ba, at pwede naming dagdagan. Yung Senate hearing po ng DILG nung nakaraang linggo, kung saan po ang PNP ay napapailalim. Wala pong representative ang inyong hanay, kundi yung pinadala ninyo dahil kayo po ay nasa Bogota, Colombia, kung hindi ako nagkakamali. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Yung biyahe po na yon ay naka-schedule na po, matagal na po na naka-schedule. At ito po ay tungkol po sa leadership consultation on anti-kidnapping and anti-extortion. Anong pinapag-aralan po natin doon, Your Honor, ay yung kung bakit yung bansa kagaya ng Colombia ay nagsimula from 3,500 na kidnappings ay naibababa na po nila ngayon sa mga halos 200 na lang po na lamang sa isang taon. Tama po kayo dyan. Magandang ehemplo nga sa pagkakataon na yun yung Colombia. Pero sa tingin ko po, yung budget at yung kailangan ninyong gawin dito sa ating bayan, mas nangingibabaw. Kahit na nakaschedule po yun, pwedeng doon po kayo nagpadala ng representative. Pero siguro call na po ninyo yan. Pero normally po, sa budget hearing, pag wala yung namumuno ng ahensya, hindi po pinapasa yung budget eh. Pero dahil nga nandun naman si Secretary Mar, siguro yan ang iniisip ninyo. Pero kailangan kasi maramdaman din ng inyong mga nasasakop na ipinaglalaban din ninyo kung anong kailangan nila. Kaya nga hinanap namin kayo. Kaya sa pagkakataon ngayon, gusto ko mga malaman din sa inyo, ano ba itong mga sinasabi ninyong may mga nasasagasaan siguro kayo, kaya kayo nagigipit ngayon? Your Honor, yung pong binanggit ko po sa aking opening statement, at patungkol po doon sa paglilisensya po ng mga baril, na napakarami na pong mga reklamo na ginagawa laban po sa amin at dahil po sa mga reformang pinapatupad po natin. Siguro, imbis na allegation lamang, kung ayaw ninyong masabi dito sa hearing na to, yung mga sinususpechahan yung nananagasa sa inyo, ay pwede ninyong ipag-alam sa amin o kaya mismo sa Napolcom o kung anumang grupo. Kailangan may report kayo tungkol dyan. Hindi naman pwedeng sabihin lang ninyo na ginigipit kayo, na wala namang pruweba. Ang naiintindihan ko po, marami talaga sa gobyerno pagka ikaw ay nag-implementa ng reforma, meron talagang mga naninira. Kaya posible po talaga yon. Kaya lang dapat naman may katibayan. Ako po ay naniniwala na dapat linisin yung paglilisensya ng baril. Napakahalaga po nun. Pero bibigyan ko po kayo ng ehemplo ha. Doon pa lamang sa inisyatibong yung yon, nagkaroon na ng issue tungkol sa delivery service na tinanggal na nga ninyo dahil may problema nga, mas mahal, napakabagal, hindi mabilis pero wear fast ng pangalan. Ngayon po, nagkaroon kayo ng moratorium doon sa paglilisensya ng baril. Ang inyong effort ngayon, dahil ang napakahirap, kunyari ako, may-ari ako ng baril, ako'y nakatira sa Mindanao, pupunta ako sa Metro Manila, nandun na ako. Dapat makita ng personal yung may-ari ng baril, halimbawa. Pero siguro naman, kasama sa reforma, magtalaga kayo sa bawat rehiyon para hindi naman pahirap sa mga may-ari ng baril. So pinag-aaralan nyo ngayon yan. Ang dinig ko, sa Davao, nagpadala kayo ng technician, representative, at isang computer para mag-renew ng lisensya ng mga baril. Sa inyong kaalaman, 60,000 po ang legal ha, gun owners sa Davao. Nagpadala kayo di umano ng isang tao o kung isang computer para mag-renew ng lisensya ng baril. Ang isang computer na yon may camera. So sa isang araw, 60 people lamang ang napaprocess. Paano naman matatapos yung 60,000? So ang nangyayari, imbis na dumami ang magpaparehistro ng baril, dahil sa inconvenience,
hindi na lang po nagpaparenew. Ganito po ba yung ginagawa ninyong programa? Aware po ba kayo dito? Alam po ba ninyo ganito yung nangyayari? Ang hinahangad po natin, Your Honor, Madam Chair, is yung makuha po natin lahat ng mga datos ng ating mga firearms license holders at maipon po natin sa isang database para madali po natin ma-verify yung kanilang mga pictures, biometrics, and everything na dapat makuha po natin. Sa ngayon po, Madam Chair, meron po tayong mga binubuo na mga regional units ng firearms and securities na sa kasalukuyan nating binibigyan ng mga equipment na computers para makapag-process na po sila. Ang isa pong magiging problema po natin yung connectivity po nila from the regions to firearms and explosives office para may pasok po yung mga datos na dapat nating makuha. Kung atin pong titingnan kasi itong nakaraan, Madam Chair, yung mga katiwalian na nangyari po noon, kalimitan po ay na nangyayari po sa region. Meron pong kasabihan nung araw, Your Honor, if you want to register a loose firearm, you renew it in the SATO, sabi yung satellite offices. Nung araw, hindi ko po maintindihan yun, Your Honor. Yun pala, i-renew mo doon, tapos ipapasok nila doon sa computer nila, tapos after 1 year, i-renew mo ulit, mayroon ka ng lisensya. Kasi yun pala, yung slot ng mga for amnesty noong 2010, kung kailan nagkaroon ng last amnesty, ay hindi po pinuno yung gitna. Meron pong umpisa, meron pong huli, pero marami pong space sa gitna na kung saan nila isinisingit yung mga loose firearms para magkaroon po ng lisensya. Kaya nga po, yung mga SATO po natin ay pansamantalang binubuwag po natin, pero binubuo po natin ngayon ng mga bagong personnel para mabigyan muli ng connection yung mga nasa region papunta po sa firearms and explosives. So kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaintindi ko sa inyo, bubuhayin po ninyo uli yung SATO, pero aayusin lang ninyo yung sistema at magtatalaga kayo ng mga bagong tao doon. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Opo, kasi napakahirap po lahat na magbiyahe papuntang Krame. Ako po'y sumusuporta, dapat naman talaga magkaroon ng central database kung saan nandun lahat ng pangalan ng mga may-ari ng baril. Pero wag din natin kalilimutan na ang pagpaparehistro napakahalaga kasi maraming ang mga nangyayaring krimen, hindi naman lisensyadong baril yung ginagamit eh, di ba? So mas marami pang ang dapat magparehistro. So para sa akin, malinaw po ito galing po sa inyo. Bubuhayin po ninyo yung mga regional offices ng pagpaparenew ng baril. Tama po? Tama po, Your Honor. Kailan po ang deadline ninyo para maging mag-full implementation kayo dyan? Sa katunayan po, Your Honor, yung aming pong proposal ay nandito na po sa NAPOLCOM, yung tinatawag nating RUFESAGS, RUFESAGS, I'm not sure of di talagang kailangan, no? Parang FESAGS, na nandito na po sa NAPOLCOM for the reorganization of that unit. Ay, so, siguro sabihin nyo sa NAPOLCOM, bilisan nila. Napapag-aralan na po, Your Honor, at na pinapa fast track na po natin. Opo, salamat po. Ngayon po, sa ngayon, ha, wala pang gano'n, nagpapadala nga kayo ng mga tao sa iba't ibang lugar. Siguro naman po, request naman ng iba, lalo na sa mga malalaking syudad. Eh, damihan naman ninyo, hindi naman pwedeng isang computer, hindi po tayo matatapos sa termino ng ating Pangulo na kunin yung mga magpaparehistro doon. Your Honor, we are constrained of the equipment na kinakailangan po natin. Kasi meron po tayong programa na ipinapasok po sa computer para hindi po natin matamper yung programa at mapasukan po ng iba't ibang datos yung mga papasok po sa ating mga computer. De, tama po. Importante din ang nag-iingat, no? Pero usually kung may central naman, kahit na magpadala ka ng 10 computer sa isang lugar, may central database ka. Kailangan yun lang talaga yung
binabantayan mo, tsaka yung tao na pinapadala mo, hindi magsisingit, ano? Ngayon, kaya nga po dun sa mga budget hearing, napakahalaga po na pumunta kayo, yung wish list ninyo, kulang kami ng computer, kulang kami ng IT representatives, kailangan taasan ang budget namin, kasi gusto nga namin kayo tulungan, dahil kayo nga sabi ninyo, napapagbalingan ng masama dahil nga dito sa mga reformang binibigay ninyo, eh sabihin niyo sa amin, paano namin kayo mapapalakas. Ngayon, bago ko ituloy-tuloy pa yung mga ibang tanong, General Purisima, bigyan naman natin siguro kung may si Senator Surge o kaya Senator Soto kung may follow-up question bago tayo pumunta sa kay Ms. Teresita Angsi para magbigay ng opening statement or kay Mr. Kakwen Cha. Sirs. So, bago po, wala pong tanong ngayon. So, pwede po ba natin matanong si Architect Kakwon Cha? Magbigay po ng maikling salaysay tungkol sa kanyang presensya ngayong araw. To the Chairman of the Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, the Honorable Grace Paul, and to the other members of the committee, this representation in behalf of the Movement for the Restoration of Peace and Order would like to express our heartfelt gratitude for allowing us to take part in this discussion of the bills aimed at improving our national police and the other Senate resolutions calling the attention of the government on the rise of criminality and to kidnapping in particular. If there is anyone in this meeting who looks to benefit the most from a highly modernized and fully professionalized national police, it is us, the members of the MRPO, who ourselves are victims of kidnapping and other related crimes. I, for one, am a victim and was kidnapped. But in spite of that, I can still regard myself as being lucky as I did not end up like other members whose family has since mourned their deaths. Our horrible experiences would have been prevented, or at the very least, the likelihood of them happening would have been diminished had there been an efficient peace and order control system in place. Worse, the recent controversy involving police officers who are themselves engaged in criminal activities only make matters worse for us, as our sense of security continue to dwindle with one scandal to another. Though it is not for us to conclude that the National Police Organization is reeking of rats, suffice it to state that the rotten eggs in the organization has worked to diminish our trust to our then regarded friendly neighborhood police. And this begs the question, where are we to go where the persons who are supposed to protect us are the same individuals who undermine the social order? This is why there is really a need to further professionalize our national police. We need our police to be equipped not only with the proper tools and implements that would ensure the efficiency in responding to crimes, but also we likewise need our police to be armed with proper values that will ensure that they exist only to serve and to protect. And we share the belief of the authors of this of the subject bills that this may be achieved if a law is passed to further equip and professionalize the members of the National Police. Movement for Restoration of Peace and Order, or MRPO, remains a vital partner in crime prevention and control, and we remain committed to continue working with all stakeholders in enforcing peace and order in our society. Thank you. Architect, may I ask, thank you for the statement and in support of the modernization bill for the PNP. But my question is,
You said you were a victim of kidnapping. Can you really? First of all, I would like to thank you for coming out, for being present here. The problem also that plagues the PNP, I would say, is that the unreported crimes, those that don't want to come out, to speak out. And we can't blame them. They fear for their lives and the repercussions of coming out. So I admire you and I thank you for your presence here today, Architect. So if you would, please relay to us your story. I heard you were kidnapped twice, if I'm not mistaken. Yes, ma'am. Okay. My first incident was September 2008. I was abducted for 17 days. I was fully kept in their safe house. But fortunately, after 17 days, I was also rescued by them PACER, or anti-kidnapping group. It's 2008. When was the next time you were kidnapped? That was 2012. So 2012, what month? That was May, 5 days after my promulgation of my first case. Were you kidnapped by the same group, sir? It's different. If you don't mind, would you be able to tell us what were the terms of... So the first time you were freed by the anti-kidnapping task force, is that what you're saying? Yes, we did pay ransom. You but did I pay was it? Not I was not released. So the MRPO and the anti-kidnapping group decided to stage the rescue. Okay, so why in particular are they so interested in you? I'm sure you have the means perhaps to pay the ransom, but are we talking a huge amount, sir? If you don't mind saying how much was it, or maybe not for this hearing. Maybe not for this hearing. Yes, okay. The problem, sir, now, I think Ms. Teresita Angsi, if you would also like to follow that up with stories of those being kidnapped recently. Your Honor, thank you for the invitation. The last invitation arrived only on the day of the hearing, for the hearing, so we did not make it. But we appreciate efforts like this, no, because we do have problems. However, please pardon me if I say, I read through all the bills. They are all very good, very well researched, very well crafted, and very well intended. But I have to express my reservations that they may not be the answer to the root causes of the problems. The Movement for Restoration of Peace and Order has been here for 21 years. Now we organized it in 1993 together with the other very active group that fights for reform, no? The Citizens Action Against Crime, not to be confused with our neighbor, the VACC, that's the newcomer, no? We organized the AAC in 1993. It's made up of the very prominent, very active social activists, Vicky Garchitorena, Narsalina Rilin, Teresita Baltazar, among others, Miguel Perez Rubio, and myself. No? We were the founders of that group. And we have fought for these reforms. We have fought for the transformation. We have fought for modernization throughout our 21 years of existence. We may be the worst critic of the Philippine National Police, but we are also their best partners. I was the only one probably who attended Senate hearings to defend the budget of the PNP, no? In several hearings during the time of Senator Drilon, no? not this Congress, because we see the need. But then, the as I said, my reservations about the bills is after the law is passed, how is the implementation to be... really recognized afterwards, no? I bring here three materials which can be a reference because I cannot talk long. My one paper, The Role of Congress in Police Governance, that I presented in Kota Kinabalu as the country paper for the Philippines, is 22 pages. The other paper that I presented, People of the Philippines versus Crimes, is 31 pages. So we don't have time to go through this, no? But allow ma'am, me perhaps least, the root you were saying. Yeah, at least the root cause. No, it's the implementation. Itong study ng UNDP, 2005 po ito. Ang title niya, Transforming Philippine National Police into a More Capable,
effective, credible police force. 2005 ito. Next year, 10 years na po. Meron pong scorecard dito, no? Kung first year, saan na tayo? Second year, third year, fourth year, nasaan na tayo? No? Pero doon sa implementation, maganda sana itong study. Talagang hindi natin kailangan inventohin ulit ang gulong. No? Do not reinvent the wheels kasi very, very exhaustive to. 3 taon yung pag-aaral bago na-publish itong UNDP report na ito. Pero siguro, ang katanungan natin, kailangan pa ba? Baka naman, totoong kailangan na i-legislate natin, na i-implement nila itong transformation program. Kasi yung root cause niyan, kuminsan, yung masyadong personality-oriented ang ating police, no? Kung very sincere, kung nandyan yung mga programs in place na i-implement. Pero pag hindi, wala. It's thrown on the wayside, hindi na nabibigyan ng attention, no? Pero sa lahat ng budget hearing, I'm sure lagi namang sinasubmit every year yung PNP performance report, no? Na napakapal. Pag tinignan naman ninyo yung performance report every year, no? Hindi lang sa 2013, lahat naman ang ganda-ganda ng report. Talagang makikita ninyo na nandyan na pala yung mga performance, nandyan na yung mga indicators at natutupad. Pero sa atin, makikita natin, siguro 4 na problema, no? Yung isa sa budget. Ewan ko lang kung kailangan ma-legislate, paano po bumababa yung budget. Kasi nung ginawa ko yung study, 1/3 goes to the national headquarters, sa NCR. 2/3 paghahatian, regional command, provincial command, district command. Nung dumating sa presinto, 10,000 a month na lang, kulang pambayad ng kuryente, kulang pambayad ng telepono, kulang pambayad ng tubig, no? So yung distribution, disbursement, siguro isang pwedeng pagtuunan ng pansin. Sa reorganization naman, siguro po Madam Senator Chair, makita siguro, hindi, baka panahon na natanggalin natin yung sobrang dami ng layers. Bakit kailangan may regional command, may provincial command, may district command, tapos hanggang sa presinto, wala na. Hanggang barangay, wala ng pondo. No? Mari sigurong isa sa pwede nating tignan yung ganyan. Ano? Sa professionalization naman, ang implementation, nasaan ang ating merit system? No? Yung huli DAP na yan, awol na 1 taon, bakit nandyan pa rin? Bakit sino ang tumatanggap ng sweldo niya? No? Hindi lang yan. Yung isang na-involved sa 2009, sa huli DAP, 14 na kaso ng huli DAP, bakit na-promote pa? Bakit binalik pa doon sa pinagtanggalan sa kanya? No? Yung isang nagpatakas ng isang kidnapper, hindi lang na-promote, naging general, nag-attempt pa na maging regional commander nung lugar na pinangyarihan ng kidnapping, no? Ang dami. Nasaan yung merit system? Ano po yung nangyari? Yung na-promote pang commander, general? Very recent yun, ano? Itong, siguro, saka ko na lang ibigay in... Pero within the last, since 2012, since 2010... Sorry, hindi ko na lang ano, kasi ano rin yan, it comes from one of the victims, no? Okay, na okay. Very, very, it was one of the most notorious case na kidnapping dahil 7 na Chinese nationals po ang gumawa nitong kidnapping na ito. The ransom was recovered intact dito sa kapitbahay nating hotel at tumagal ng 10 taon yung trial nung you know. Kaya marami po tayong ganitong pero problema. Pero na-promote ang na-promote utak nito? Po yung, hindi yung utak po. Yung meron sa 7, merong isang nakatakas. Yung na, tumakas doon sa poder nitong police na ito, na-promote na, naging general na, wala naman sigurong problema dahil hindi naman na-prove na in connivance, no? Pero yun yung sinasabi natin, nasaan yung professionalization, yung command responsibility since nakatakas itong kidnapper na hawak niya, bakit ganito at nag-attempt pa na maging regional commander. Pero yung biktima ay maituturo yung
nakasama yung di umano? We don't know, no? Kasi wala na. Yung biktima na yun, nakakulong po yung kidnappers nang na pinatakas, no? Na nakatakas. So, we don't know kung ano yung evidence. Wala naman yatang na-present kasing evidence na na-involved itong nagpatakas na ito. Pero hindi po isolated yan. Itong very recent case namin, na nahuli naman ng provincial police, na mastermind, nakatakas, walang naparusahan. Wala ring pursuit, manhunt dun sa kidnapper na yon. Hanggang yung kidnapper na yon naglagay ng granada sa bahay ng biktima, so na-withdraw yung case. No? That's very, very recent. So, hindi naman kasi isolated itong mga kaso na sinasabi natin nasaan yung mga yung professionalization, bakit nangyayari. Yung tatlong ongoing trial namin, tatlong kaso where policemen are involved. Yung isa 2004 pa, 10 taon na nasa defense, wala pa sa defense, nasa prosecution. So of course this is the problems of the court. But kami hindi maalis sa amin na magduda na baka ang impact diyan kasi most of the accused are policemen. Kaya nagtagal 10 taon nasa prosecution pa rin. Once a year lang ang hearing, canceled pa. Tatlong kaso 'yan, iba't ibang pulis 'yan. Yung isa kidnap murder. Ay dalawa pala doon, kidnap murder, no? At ang isa doon ay kidnapping. So these are cases that are ongoing. So ipagpahunin niyo at binibigay ko itong mga examples in aid of legislation. Baka nga ang isang legislation na pwede natin tignan, pag police ang involved, kailangan may mandate sila, 90 days trial. Siguro, with 30 days extension, continuous trial. Kasi police are involved eh. They can harass the victims. They can force them to withdraw the cases. Hindi marami ang tao tulad nung sinabi kong cases in the 7 nationals. No? Yung harassment sa family, ganun na lang. Pero hindi nag-withdraw ng case. Si Architect Kakwen Chua, no? Nakita ninyo, he gives a face and a voice as a chairman of MRPO. Humaharap sila ngayon. Dahil gusto nating masolusyonan ang problema, siguro yung isa sa mga pwedeng batas is pag may involved na police, fast track yung trial, no? Hindi namin mahingi na sana special court dahil talagang ang ating courts ay talagang sobrang clogged na sa mga kaso, pero siguro pwedeng matignan itong mga ito, no? So, marami pa pero marami pang dapat himayin na mga provision sana doon sa mga bills na inihahain, pero sana matignan, no, yung merit system, yung professionalization at yun na nga, no, yung sa budget kung nakakababa ba doon sa presinto. Marami pong salamat. Salamat po, Ms. Angsi. Ngayon tatanungin ko po sa inyo, sa inyo pong palagay, bumubuti ba ang sitwasyon o talagang, kasi di ba sinasabi nila na ang media, syempre, yung kanilang nire-report ay kung ano yung mga nakikitang mga nangyayaring murder o kaya crime. Pero meron ba talagang basihan para sabihin na lumalala ang sitwasyon o meron lang high profile cases? Kasi gusto natin malaman dahil kayo dyan yung matagal na kayong nakikipaglaban para sa kaayusan sa ating bayan. Up and down po kasi yung mga kaso, no? I will admit here na ang laki-laki ng improvement sa anti-kidnapping campaign, no? Malaki talaga ang accomplishment. Kaya nga tumawag kami ng pansin na dito sa recent increase in kidnapping cases dahil nagresulta na naman sa kamatayan. Benito Chow, 69 years old, was killed, no, due to kidnapping. Nung nag-form kami ng CAAC and MRPO 1993, Charlene C. was killed. Her death was preceded by 2 other deaths. 2003, nung nireorganize ang MRPO to be made up only of kidnap victims, Betty Chua C., Coca-Cola executive, was killed. That death was preceded by 2 other kidnap for ransom deaths, no? Kidnap murder. Kaya nung pinatay si Benito Chow, ayaw naming masundan. Kaya
nag-ano na kami, nanawagan na agad kami because we only have public opinion and public pressure against this well-funded, well-organized, well-protected kidnap for ransom gangs. Wala kaming weapons against them. Our weapon is people like you, public opinion, public pressure, na solusyon na natin bago pa magresulta sa kamatayan. So we are sorry na because of that, ang nangyari kasi, ang daming kumalat na text messages na deliberate disinformation. Talagang deliberate yan kasi ako, merong isang araw, 5 minutes, I received 20 text bombs, 3 kaso ng kidnapping, which actually referred to only one case. After the EDSA holdup, kumalat sa Chinoy community ang text message na yung nahuldup daw sa EDSA, pinatay na yung babae, no? And it's very, very sad kasi during that time, meron talaga tayong live victim na babae tsaka yung boyfriend niya. Biruin mo, ikamamatay ng pamilya yun na sabihin mo na namatay na yun, nahuldup sa EDSA, pero hindi sila yon. Hindi sila doon na kidnap sa EDSA sa Manila. So ang daming ganyang disinformation that worsened the problem. Kaya nga isa siguro sa mga suggestion ko dito sa legislation, may paraan ba tayo to legislate na kahit yung prepaid cards kailangan nakarehistro. Sa kidnap for ransom namin, ang isang insidente namin, siguro 30 prepaid cards ang ginagamit ng kidnapper. Ganun sila ka-sophisticated. Opo, tama po. Dahil kung 1990s pa po kayo hanggang sa ngayon, yung social media talagang ma-magnify, ma-multiply lahat ng mga reports na yan. So sa inyong palagay, yung mismong kidnapping, hindi naman tumaas, pero gusto ninyong manatili na wag nang sumama pa at papunta na rin doon? Ganun tumaas po ng konti nitong 2014. Ano? Tumaas ng konti sa 2014. In fact, mas mataas na siya doon sa buong year ng 2013. Yun na nga po, ito rin yung tinatawagan natin ng pansin. Yun na nga din po yung datos na meron ako. Nababasahin ko rin mamaya para mapatunayan. Si Senator Soto. Thank you, Madam Chair. Masang-ayon po ako dun sa sinasabi niyo, definitely, 100%. So matter of fact, as I sit here, no, meron akong mga nire-review dun sa mga sinasabi niyo eh. But as I sit here, bigla ko nare-realize na yung pinopropose kong reimposition of the death penalty for drugs, drug trafficking high level, and rape with murder, sama dapat natin ang kidnapping. I think we should include that in the proposal. Anyway, yung pong sinasabi ninyo that most of the bills that you've gone through are all right, nga, but it does not really address the concerns, ano? And then you mentioned some of the probable or possible things to be done. Yung po bang sinasabi ninyo na personality-oriented kasi yung sitwasyon natin, do you mean that dapat mayroong programa na in place na kahit sino ang iyo pong chief PNP or sino mga official na iyo po, tuloy-tuloy yung programa? Is that what you mean? Perfectly po, no? Dahil dapat naka-institutionalize po ito. Meron sa bill, for example, community-oriented policing program. Nung inumpisahan namin yan, no? Ang ganda ng nagawa namin, may manual kami on how to do it. Hindi imposed from above, but from below. No? Ang ganda-ganda ng programa, change of leadership na wala. Yung sinasabi ko personality-oriented, pardon the plug, yung magandang naging synergism, full coordination, full cooperation, was when Chief PNP was Panfilo Lacson, Chief NCRPO was General Jewel Canson, and then si Romeo Acop was chief of the CIDG. Merong ang ganda-ganda na synergism ng coordination. So magmamanhunt, itawag mo lang, kahit sino sa kanila, kaya nilang implement. Ngayon, it's a study in confusion eh. May task force, may ganun, tapos walang nag-i-implement. So masyadong personality-oriented. Yung drugs natin, you talk about drugs. Now, one of the most effective program na
was really very much involved in. Yung kay General Jewel Canson, mamamayan ayaw sa droga. It not only reduces demands, no? Yung mamamayan sa droga, ang purpose namin, reduce the demand. Yes. Ang police, reduce the supply, no? Ang ganda ng synergism niya, nationwide campaign namin yan. Ang ganda ng mga resulta. But after Jewel Canson stepped down, hindi na naituloy yung nationwide na programa. Kanya-kanya, no? Meron badak, barangay kontra sa droga. Ang dami-daming mga grupo, pero hindi siya as effective. Tapos dagdagan pa sa dami ng hulidap na ipa-plant yung droga sa sasakyan mo, hindi mo natuloy malaman kung ang nahuhuli ba ay totoong involved sa drugs o talagang gusto lang ng police na ma-extortion siya. Pag nagbayad, walang kaso. Pag hindi nagbayad, siya pa yung mahuhuli. No? So ang daming ganon, hindi namin maintindihan kasi marami lumalapit sa aming kuminsan. We hesitate to help kasi baka naman talagang involved sa drugs. Pero kung involved sa drugs, bakit extortion ang lumalabas? Yung, it's a kidnap pero hindi for extortion. Kinikidnap, hino-hostage hanggang makabayad tsaka inire-release. No? Marami ding ganitong mga kaso na hindi namin matulungan kasi hindi nga na kami sigurado. No? That involved, marami dito ngayon recently yung mga Chinese nationals. No? Kasi sila siguro yung vulnerable, hindi sila marunong mag-Tagalog, sila yung nabibiktima ng ganitong klaseng kidnapping for drugs problems. Hulidap. Okay. Iba, sa akin po, ibang issue po yun. Kasi pagka yung sinasabi nila na nahuli at tungkol sa droga at nag-complain na sinasabi na ano lang to, planted lang ito, ganyan. Or, mas madaling i-identify yun. Kasi kung hindi ka dati gumagamit, hindi ka naman dating involved, talagang obvious. Di ba? Na planted lang yan. Oh. Pero kung dati kang gumagamit, dati kang involved, may problema ka talaga. Siguro it serves also as a warning to our people na iwasan mo na yung droga. Hindi tsak na hindi ka mapaplante. Pag naplante lang ka, obvious, sabit yung mga pulis. Di ba ba? Yun ang, anyway, iba kong usapan yun. I agree with you. And I think we should look into the programs, Madam Chair, of how to institutionalize such programs in the Philippine National Police para kahit sino umupo, nandoon yung mga programa na yun. No? So I commend you for that. I totally agree. And I think I understand what you mean and where you're coming from. Now, as far as the budget distribution is concerned, again, this is a concern that we can bring up with the Committee on Finance, Madam Chair, because what you're saying is precisely what's happening to the Philippine Drug Enforcement Agency. Pagdating sa baba, ubos na yung budget. Hindi nakakarating doon sa regional at saka sa mga, ano, sa mga provincial level, ganun, ano, city level. Hindi nang siguro dapat natin tignan as far as the Philippine National Police is concerned. Perhaps Director General Purisima would have a program for this year or for next year's budget. We'd like to hear that. But then again, if it'll work, we must institutionalize such programs na i-distribute natin mabuti ang budget nila para makakarating sa baba. Now, yung Pumpleb, is it working? Does it work? It was legislated before. Hanggang hanggang ngayon, tumatalab po ba? Nagagamit po ba? Napapakinabangan ba natin? I happen to be the executive chairman of the People's Law Enforcement Board of Manila, no? Doon sa study na sinabmit ko na po naman sa Senate, isang mahabang-mahabang portion doon ay tungkol sa PLEB, no? Legislated po yan, dapat sana strengthen natin para ma-fast track yung administrative cases against erring policeman at ma-encourage din yung mga mamamayan na magsampa ng complaints. Pero again, hindi siya kasi institutionalized. Nung nag-umpisa ako noon sa PLEB, no, before this term, na kasi ni-reinstate po ako ni Mayor Estrada, nung nag-umpisa ako,
Imagine, I inherited 600 plus cases. Kung alam ko na yun pala ang trabaho ko, hindi ko sana tinanggap, no? But, nag-promise ako, I will zero backlog in 1 year. Hindi ko po nagawa yon. Siguro, inabot ako ng 3 years bago ako nag-zero backlog. Tapos, nag-dwindle na naman, pero ngayon, naibalik na namin, no? Zero backlog na naman kami. But if you ask all the other cities, ang dami-dami pong ganyan na ang taas-taas ang backlog. So, siguro pwedeng tignan din ng Senate yan. Sana, yung mga mayors, mandatory, taasan nila yung honorarium ng pleb chairman. Imagine, 1,000 a week ang ibibigay. 10 cases, 100 pesos. 100 pesos per case, no? Karami, kasi yun ang mandated eh, 4,000 a month. So, that's 1,000 per hearing. Mag-hear ka ng 10 kaso, ibig sabihin, 100 piso lang isang kaso. Of course, being pleb, hindi naman talaga honorarium importante. Ako, I've never accepted any honorarium, no? Pero dapat tingnan siguro na yung mga nagsaserve sa pleb, bigyan man lang kahit pamasahe para magsipag, matignan yung mga kaso nila at hindi dependent lang sa mayor. Kasi ang Makati lang talaga, ang mataas ang naibibigay, no? Sa Manila, na itaas na konti, at least yung chairman yata, 8,000, no? But that's still 2,000 pesos a week. Kung 10 ang kaso mo, 200 pesos per kaso, natitignan mo ang kapal-kapal ng mga complaints and then reply. So, isa yan siguro sa dapat tignan din ng Senado na strengthen po yung People's Law Enforcement Board so that it can be effective. Alright. May we, Madam Chair, may we ask Director General Polisima to react to what was already been mentioned by Ms. Angsi and Mr. Chua, and then what you plan to do with the budget program for this year? Meron ba kayong in place na programa na makakarating sa baba ito? Nakakapaggawa na ba kayo ng pamamaraan para maharap ito, or ngayon nyo lang naramdaman itong sinasabi nila? Madam okay. Chair, with your permission. The Chair recognizes General Purisima, please. Madam Chair, Your Honor, members of the committee, the Philippine National Police has the PNP Patrol Plan 2030. This is our plan, general plan up to 2030 kung paano po natin ipoprofessionalize ang Philippine National Police. Kaakibat po nito, yung mga programa kagaya ng professionalization. Ang nakasaad po sa atin pong reorganization plan na ipinipost po natin sa Kongreso ay yung madiin po tayo dito sa specialization. Ibig sabihin po nito, kung ikaw ay nasa administrative side of the unit, hindi ka na po pwedeng lumipat sa iba't ibang mga units kung saan ka. Dito ka na magko-concentrate on your specialty. So, yun po yung nagiging proposal po natin, at inaalis po natin yung mga hadlang at middle level na nagpapabagal lang po sa proseso. And with regard to the budget na nakakarating po sa na dapat makarating po sa ating mga units sa baba. Actually po, sa pagpaplano pa lang po, ang ginagawa po na po natin ay tinatanong na po natin kung ano ang kailangan ng mga police stations po natin. Nagsisimula na po yung budget proposal po sa ibaba. Hindi na po yung dinidikta po sa itaas. Since when ito, Director General? Since actually, this year when you, or last year? Last year, nag-propose kami yung proposal namin, but it was not acted upon, Your Honor, dahil kumbaga sa ano, ang budget system po natin kasi is we are increasing in increments. What do you mean, hindi inaksyonan nino? Yung hindi po kasi yung budget, Your Honor, na masyadong magiging mataas ang increase ng Philippine National Police. Kaya nga po, yung inkremento ng pagtaas ng budget po namin ay hindi po natugunan lahat ng mga pangangailangan po ng police, lalo na po yung mga nasa ibaba. Di ba pwede pong pag-aralan nyo na i-trim yung sa taas para mas malaki sa baba?
Your Honor, karamihan po ng mga budget po ng Philippine National Police ay napupunta po sa personnel services. Well, it's the same thing all over the government. If I'm not mistaken, 65% of the budget doon sa 2 trillion mayon na budget natin is for personal services. Yes, Your Honor. At ang kinukuha po natin ngayon is ngayon po, as of this moment, nagkakaroon na po tayo na ngayon ng consultation sa ibaba kung ano talaga yung kinakailangan nilang gawin na activities na dapat mapunduhan para yun po yung hihingin na natin sa susunod na budget. Nagawa po natin impartiality ngayong budget po na ito. Pero dito hindi sa pa, 2014, we can see that. Yes, Your Honor. Ang yung 2016 na magiging budget po, yun po talaga ang pinupokus na po namin na yung mga suggestions, yung mga pangangailangan po ay nanggaling na mismo sa mga police stations, Your Honor. To add to what Ms. Angsi has mentioned, she feels, if I'm not mistaken, that there is an improvement, at least in terms of crime solution, particularly kidnapping. Of course, I think the VACC would disagree at a certain point, but let me just, for the record, state the data that we have, General Purisima, so that you can verify. As of 2013, the crime volume was 631,406. So the crime rate was 88.8. But 2014, as of June 2014, the crime volume is already at 603.85. And the crime rate, year-to-date, as of June, is already at 100.92. So there's an increase, especially this is like almost double of last year. In 2012, it was much lower, and in 2011. So it's important now to be able to focus ourselves so that this situation will not worsen. And the reason why I ask this is for your special targets with regards to allocation of funds and also the goals that you have set for the PNP, dito po sa ating budget, no, para sa 2015, meron po dito yung performance information. Key strategies, safer and more secure peoples and communities. Ang hindi ko po maintindihan dito ay bakit po ang baseline, ang gusto ninyong safety improved national index, no? Ang gusto ninyo, 66% lamang ang feeling safety rating ninyo. Parang para sa akin, hindi ko nga maintindihan. Ito, itong feeling safety rating, 66%. It's to make our citizens feel safe 66% of the time. Bakit napakababa po ng inyong target? Alam po ba ninyo yung particular item na binabanggit ko? Tapos, ang gusto din ninyo, crime solution efficiency, 28.56 ang baseline ninyo. Gusto ninyo, 5% increase lamang to 29.99. So, pwede po ba kayo mag-react kung alam po ninyo itong mga baseline targets ninyo? Feeling safety rating, if there's anybody in particular who might know about this. Your Honor, may I respond first on the crime volume na pinag-uusapan po natin. Initially, kung titingnan po natin on a 10-year average po yung ating pong crime volume, noon pong 2004, ang crime volume po natin ay nasa 77,000. Noong 2005, 76,000. Noong 2006, 71,000. Noong 2007, 65,000. Noong 2008, 66,000. Dumating po ang 2009, ang naging year volume po natin ay 498,000. Yun po yung nabilang po natin, Your Honor. Tapos noong 2010, meron po tayong 319,000. Noong 2011, 241,000. At 2012, 217,000. Ngayon, itong 2013, ang crime volume po natin ay nasa 846,000 as per police blotter.
And kung isasama po natin lahat, pati yung mga nandun po sa barangay, umaabot po ito ng mga more or less nasa 1.2 million, Your Honor. Bakit po ganito ang statistics natin sa crime? Bago nyo po ituloy, dagdag nyo na rin, Madam Chair. For 2014, nangakalahati pa lang tayo, nasa mga 603,000 na, ano? Yes, ano? Okay, sige. Ituloy nyo po. Bakit po ganito yung ating crime statistics? Sa atin pong pag-aaral, Your Honor, nung bago po tayo naupo bilang hepe ng pambansang pulisya noong 2012, nagkaroon po, nagpa-survey po tayo sa SWS. Kung ilan ang nire-report ng mga kababayan natin na krimen sa ating mga kapulisan. At lumabas po sa survey nila na only 15% of the total crime volume is being reported to the police. Ibig sabihin po, napakababa po yung reporting na nangyayari po noong mga panahon po na yon. At katumbas na rin po noon na masabi natin na yung mga ibang mga police stations ay hindi po nagre-report din ng tamang statistika sa kanilang mga higher headquarters during those times. Kasi pagdating po sa rating ng mga police stations during those times, pagka mataas ang crime volume mo, nire-relieve ka. Ganun po yung pamamaraan na nangyari po noon. That is why, kung makikita po natin... Sorry po, General Purisima, may nabanggit din kasi po si Secretary Mar na ngayon, meron din performance indicators dun sa mga heads ng iba't ibang presinto na pag mataas din, ganun din yung mangyayari sa kanila. Kaya nga sinasabi namin, pag-ingatan na hindi talaga maitatago yung mga blotter o yung mga nire-report kasi nga, baka bumalik na naman tayo nga doon sa sinasabi nyo, hindi magre-report. So, ano po ba yung talagang nangyayari ngayon? Ganito po yung, Madam Chair, Your Honor, is binabantayan po natin ngayon lahat ng mga police stations na tama ang kanilang... Paano nyo po ginagawa yun? Meron po tayong audit teams na nanggagaling po sa Directorate for Investigation and Detective Management sa National Headquarters na pinupuntahan yung mga police stations natin at least sa loob po ng isang linggo, dalawang police station at random. Hindi po naka-state kung sino next week. Meron po itong linggo na to, may parabang palabunutan na lang. Ikaw na bunot ngayon, ikaw inspection. Hindi, maganda po yun. Maganda po yun. Pero kailangan may backup din kayo. Kasi alam niyo po, kung at random, hindi naman mapupuntahan lahat yan. May nag-report. Pwede naman ikubli yung report na yun. Wala naman palagi dun yung sinasabi niyo yung representative. Kaya nga, isa po dun sa minumungkahi namin, ano, kung sino yung kumukuha ng blotter, may CCTV camera palagi dapat dun. At yung CCTV camera na yun, nagre-record kung sino yung pumapasok sa presinto para nga madetermina kung mare-reconcile mo yung mga reportage of crimes dun sa mga actual na nagpa-blotter or hindi. Isa po yan sa minumungkahi namin para ipasa dun sa budget, maipasok po yun. At ang pwedeng gawing counter-check po dito, pag ang USB po o kung ano man yung ginagamit para i-record yung mga comings and goings dun sa presinto, pag hindi po naka-on yung CCTV na sira o ano, yun po ay counted against the precinct. Hindi po ba mas okay din yon? Kasi human error, mas mababawasan? Posible po, Your Honor. At yan po ay isa sa mga gagawin po namin. Pag-aralan niyo po yon. Baka makatulong talaga sa inyo. In addition to that, Your Honor, we are also going to present to furnish the complainant a copy of the criminal incident reporting form na ibibigay po natin sa biktima na meron na siya kaagad kopya kung ano ang inireport niya. Parang may resibo na po siya. Parang may resibo na po siya. Oo, tama. Maganda po yung ngayon. Pero unang-una, hindi siya magkakaresibo kung hindi naman siya nag-file, no? Kaya may mga bagay din na mas maganda, nakarecord na para pag nag-audit tayo, makikita natin, ano nangyari dito? Ba't hindi natuloy? Hindi nagpa-blotter? Anong storya dyan? Is that program in place already? Or, we are doing that. You're doing it already? Your Honor. No, the CCTV hindi pa lahat. CCTV hindi pa. Pero yung parang resibo nung blotter, nung reportage, meron na. Yes, sir, sa ginagawa na natin. Madam Chair, if you don't mind, may we listen to the DACC because we have some complaints that I think... Very quickly, because I know the VACC might have a different view of
what Ms. Angsi has presented, but I would like to finish this on the matter of the budget. With regards to your baseline targets, it's quite disturbing that you are just trying to achieve 66% feeling safety rating. Hindi ba kaya dapat feeling safe rating ito? Yung wording rin ito, nakakalito. Anong ibig sabihin ba talaga nito? Nasa PNP budget po ito eh. Performance information. Sino bang gumawa nito? Siguro balikan natin, ano, bibigyan ko kayo ng kopya nito para mabasa ninyo unless meron kayong idadagdag. General? Your Honor, ang nakalagay po dito sa aking binibigay po sa akin is the Community Safety Improve, ang National Safety Index, ang target po natin sa 2015 ay 66% feeling safety rating. Ito po yung ibinigay na target po namin for 2015. Kasi po, bakit 67%? Ibig sabihin po, 33% ang hindi makakaramdam. Ganun po ba? Hindi ba dapat? Kasi layunin lang naman ito eh, di ba? Bakit hindi naman pwedeng 90% o 95%, di ba? Parang, bakit 60%? I agree with you, Your Honor. But ito kasi po yung nakalagay na ibinigay siguro sa atin, na sa amin, na gagawin po namin na minimum requirement po siguro. But we can improve more on this matter, Your Honor. Kasi po, alam mo, pagka minimum requirement, naintindihan ko po yun eh. Pero siguro, kasama din nito, dapat meron kayong explanation. Bakit 67%? We can achieve, we can go to the 80 or 90 percentile if the following is provided. Let's say, a recruitment of 10,000 more policemen, certain budget for the EAS. There are certain parameters that should be indicated for you to be able to reach 100% target. And we would want to know what that is. That is a very telling indicator of what we can do to help the PNP. So if you can please submit to the committee later on, why are you prevented from setting a higher baseline for a safety net rating? Okay, sir, if that's possible, sir. We will comply, Your Honor. Thank you. Pati yung checkin nyo na rin yung title. Parang hindi ko maintindihan yung feeling safety rating. Baka ibig nila sabihin, feeling safe rating. Yun na nga po eh. Yun na nga. Ano? Baka may grammatical. Parang mas mahirap i-explica. Feeling safety rating. Bakit po? Hindi ba dapat feeling safe rating? Yes, Your Honor. We will correct. Thank you, Senator Soto. Before we go to VICC, because very curious and would like to hear, kung gusto ninyo marinig na kayo ngayon ng ating PNP chief, nandito na siya. So, bago nun, Ms. Angsi, very quickly, did you want to add something? Two things lang. Yung feeling secure kasi, it's not their figure. It's the SWS and Pulse Asia figure on the number of Filipinos who feel secure. So, ang goal nila, madagdagan ng 5% yung number of people who feel secure, no? Which is very, very low. Dapat kasi by this time, kung ibabase natin dito sa transformation program, dapat umaabot na yan na 90% of the people surveyed should feel secure. Isa yan po sa isa. Pangalawa, dun sa budget kasi the head of the AKG is here, anti-kidnapping group, yung bagong assign. So, siguro isa yan sa dapat natin tingnan since involved kami sa anti-kidnapping, yung mga equipment nila, mga sasakyan nila, lagi naming kinakantyawan na kahit walang posporo, sunog na ang kanilang sasakyan. Ano? Dahil sa tagal ng panahon na ginagamit at laspag na, yung mga radyo nila, mga equipment nila, no? Talagang kung sinasabi nating desidido tayo dito sa anti-kidnapping campaign, hindi ba dapat natitignan na ang mga yan para hindi sila sa mga victims humihiram
ng mga kailangan nilang magamit, no? Last year siguro ang mga computers na na-donate namin sa AKG, it's worth siguro at least 300,000, no? Telepono, computers, kaya siguro... Yun na nga po eh. So ibig niyo sabihin yung mga biktima pa ang nagbibigay ng kakayanan sa kanila para magawa ang trabaho nila. So dapat lang kasi partnership nga, no? Hindi, pero oo, dapat pero... din sana sa GAA mismo makikita na rin. Ganun na naman ang sinasabi ito, natin, no? Kahalagahan ng budget para madepensahan yung pangangailangan. Ngayon po, so sinasabi ninyo po, itong wording na ito ay galing sa mga nagsisurvey na kumpanya. Parang mas nila, naintindihan pa ni po ninyo yung nuances nitong mga sa budget. Siguro pwede po ninyong kuning consultant si Ms. Angsi para ma-explica din sa atin, no? So tutuloy na po ako dito sa VACC. Maikli lang po na presentasyon dahil marami pa po tayong itatanong ngayong araw. Thank you, Mr. Madam Chair and members of the committee. Well, how many minutes are you giving us, please? Take us, well, as much as you need to be able to explain fully what you want to say. Okay. So as I'll short say, as possible, okay, but with I'll make the it necessary. As brief as I can. But when talk of the gravity of the peace and order situation, I think it will take days or years to summarize everything. Anyway, thank you for inviting VACC again, and I'd like to thank General Purisima for his presence today and the other members of the PNP officialdom. And of course, my co-anti-crime fighter, Ms. Angsi, and Architect Chua, I empathize with you, being a victim twice. Now, in kidnapping, hindi na lang po na uuso sa mga Filipino-Chinese ito. In fact, last September 15, an 8-year-old kid in Virac, Catanduanes, is an island in Bicol, was kidnapped for ransom and killed by the kidnapper. His name was Sir Andre Agripa. Nasolve naman po ito. But ang relationship po nito, dahil mukhang nag-spread out na talaga ang kidnapping, ginagaya na po ng ating mga ordinaryong mga mamamayan, mga kaibigan, mga pamilya. Pag may pera, very successful ang kanilang negosyo, pinaproject na po silang kidnapping. Ito po yung nagiging widespread na po. I just stated a very specific example sa Virac, Catanduanes, an island. Mabuti naman po na-solve to ng ating local police dyan sa area ng Bicol. Now, with regards to the bills that have been that is now being scrutinized by this committee, yes, I've seen the bills and I appreciate so much that such modernization is being now discussed, and hopefully mabigyan ng budget, masuportahan, and we fully support all the bills that have been studied, especially the bill of Senator Soto with regards to the death penalty. And I would like to request the Honorable Committee, if you could also include, if any congressman could include also our proposal during the last committee hearing, last September 16, to increase the pay of our police officers. Increase the pay of police officers, the prosecutors, the judges and justices who play a very important role in the implementation of our criminal justice system. This is the bottom line of corruption in law enforcement. Low pay of our law enforcers. And so, the bottom line is really economics, kasi po, gusto ko lang iparating sa committee ito na meron kaming na-receive na information and has to be validated yung mga benefits na supposed to be dapat napupunta sa kapulisyahan. Katulad ng housing dyan sa barangay Gaya-Gaya in San Jose del Monte na dapat sa Bulacan, supposed to be dapat sa pulis daw ito. I don't know if this housing project is being appreciated by our police officers. This has to be looked into. Tingnan po, dahil yung information na re-receive po namin, mukhang substandard, parang nangyari po dito yung mga housing na ginawa po ng isang
isang negosyante na substandard po ang housing. So, having said the our proposal to the Philippine National Police, and I hope that our position is very, very clear. We support the PNP, we support for the modernization, we support for the increase of your pay, but I think on the issue of leadership, we believe fully that unless a leader of any agency for that matter, a law enforcement agency, will not be giving a good example among his people, this will create a big problem in our law enforcement efforts. So, we hope and pray that this committee will also look into the morale of our policemen. This is very crucial in peace and order effort. So, that ends my opening statement, Madam Chair, and thank you very much again. Thank you, Mr. Jimenez, again for your tireless efforts also to be able to speak out for the victims and for peace and order in our country. Senator Sotay, do you have a follow-up? Senator Surge, would you... Well, since you opened the topic on leadership and the importance of leadership, do you have any particular concern or feedback that you would like to share? I know that recently, it's no secret, your organization filed a case in the Ombudsman. What are your issues right now? Well, we filed, yes, our complaint against the chief PNP with regards to indirect bribery, graft and corruption, and of course we want all of these issues that you have raised in the Ombudsman be cleared by the chief PNP, because these are valid points which we have received from reliable sources, and we hope that and by the way, Madam Chair, one of the other complainants here is with us here, Mr. Perf Tagalog, yung coalition of Filipino consumers, who was the first one, whose group was the first one who filed the complaint against the chief PNP. So he is also in this forum, in this gathering now. So it's now with the Ombudsman. We don't have anything to add, because I'm pretty sure the chief of PNP will answer those allegations in the proper forum. Thank you. Okay. Noted, Mr. Jimenez. Without discussing the merits of the case, may we call on Mr. Perfecto Tagalog to please take your seat here, and we would like to get a statement from you regarding your concerns. Magandang tanghali po. Salamat po, Madam. Sa isang maikling pagkakataon lang po, kung meron po kayong idadagdag sa ating pagdinig ngayong araw. Kami po ay sa Coalition of Filipino Consumers ay nananawagan noon pa na kung maaari ipresenta ang ating chief PNP ang kanyang salin sa publiko. Kami po ay nakikiusap noon dahil meron po kaming nakuhang datos sa mga miyembro po namin na maaring dapat magpaliwanag ang ating chief PNP doon sa kanyang mga ari-arian po. Nung umpisa po ang aming laban, akala po namin lang ay pag nasa public office po tayo, karapatan po ninuman na kayo ay hingian ng inyong salin. Subalit, it's been 3 months, wala po kaming natanggap. Ang grupo po namin ay nag-decide na to bring that into a proper forum. Sa korte, sa Ombudsman po kami nag-file ng aming complaint laban po sa ating chief PNP. Nakakalungkot lang pong isipin na sa simpleng tao lang po namin, hindi po kami nangahamon ng away at lalong wala po kaming kakayanan. Hindi po ba ang ating kapulisan ay nandyan para bigyan siguridad ang bawat mamamayan? Hindi po ba kayong mga kapulisan ang dapat naming takbuhan?
Bakit po ako, sa simpleng kong pagkatao, na kailangan imbestigahan, kailangan puntahan pa ang aking probinsya at kilalanin kung sino ako, kung anong pagkatao ko? Bakit po ba na pinipilit akong inuugnay na meron taong malaking tao kaya kami lumulutang ngayon at nag-file? Hindi po biro itong hamon sa amin. Meron po kaming mandato sa grupo namin, ang Coalition of Filipino Consumers, protektahan ang bawat mamamayan, lalo na po sa hanay ng mga consumers. Ako ay naniniwala pa rin ng ating kapulisan ay magbibigay pa rin sa atin ng seguridad. Marapat lang din sagutin at may karapatan po ang ating Chief PNP doon sa aming mga akusasyon para sagutin po sa publiko at hindi pa po madawit ang departamento na kanyang hinahawakan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Tagalog. So, for the record po, wala po kayong, meron po kayong organization, pero itinatanggi po ninyo na merong makapangyarihang mga personalidad na nasa likod nyo o meron kayong interest na pang-personal, kaya po maliban sa kaligtasan ng ating mga kababayan at ng sarili ninyo, wala ba kayong mga kontrata na hindi na ibigay sa inyo sa PNP? Wala po, Madam Chairman. Wala ba kayong kakampi na siguro may kontratang hindi na ibigay sa kanila ng PNP? Wala po kaming vested interest po, Madam Chairman, doon sa anumang kontrata na nangyayari po sa hanay ng kapulisan. Salamat po sa inyong pagdalong ngayong araw. Bagamat hindi po namin kayo pinatawag na nandito po kayo para bigyan linaw din yung mga issue. Ngayon po, may tanong ko na po si Chief PNP kasi ito naman po talagang nakalambitin na sa mga ulo natin. Alam naman natin to, darating din tayo sa puntong ito. Kaya nga po, mas maganda sana kung nandun na kayo nung huling hearing eh, dahil mas para sa akin, lumala pa ang sitwasyon para sa inyo. Alam niyo po, Chief PNP, dito po sa Public Information Office, no, nakita natin, meron akong nakita sa internet, na sinasabi dito na noong March 14, 2013, upon the instructions of the Chief PNP, Director General Alan Lamadrid Purisima, the PNP Directorate for Intelligence issued a memorandum on March 14 directing all regional directors to conduct lifestyle checks on PNP personnel assigned with offices vulnerable to corruption from the regional headquarters down to the police station. So, as early as of March 14, 2013, naniniwala na po kayo na magkaroon dapat ng lifestyle checks. At sa atin pong gobyerno, ang pagdedetermina nito ay pinagtutugma ang iyong salin at ang iyong pamumuhay. At ang inyong sweldo at kung ano ang nakasaad sa salin at kung ano ang iyong pamumuhay. Kasi kasama din po yan sa atin na bilang mga kawaninang gobyerno, fina-file talaga yung salin. Nagkaroon po ng duda, hindi dahil sa pagkatao ninyo kaagad, kundi dahil nung hinahanap ng media at ng iba't ibang taong salin ninyo, unang-una ang PNP, hindi po ibinibigay kaagad ang salin. Na ako ay nagpatakbo rin ng isang ahensya, bagamat maliit lang po. Pag may humihingi po, susulat lang ang kadahilanan, minsan hindi pa, bibigyan ng kopya. Pangalawa, ang civil service, di umano na wala daw yung salin dahil kasalanan nila na file nila dun sa rank and file. Hindi ko sinasabing kasalanan ninyo yon. Tapos ang Office of the President, ganun din, hindi din nabigay agad ang salin. So nagkaroon pa ng mas malaking pagdududa. Ngayon matanong ko lang po kayo. Kasi po kayo po, ipagpaunawa na po ninyo, no? Dahil lahat naman po tayo, yun po yung ating basihan, ay yung ating salin, nakalagay po doon kung ano ang ating mga kinikita, ano yung ating ari-arian. Kaya po ginagawa yan para makita na hindi tayo nakikinabang sa ating pwesto sa malaki, sa maling paraan. So kung madidepensa naman natin to at totoo naman ito, wala namang dapat ikubli sa publiko. Wala naman tayong dahilan para ikatakot na sabihin ang katotohanan. Kayo na mismo ang nagsabi sa umpisa pa lamang na pagkakataon po ninyo na maeksplika ang inyong sarili. At ito na po ang pagkakataon na ito. So matanong ko po kayo tungkol po sa inyong salin na isa pong public document.
ang gusto ko lang po i-reiterate yan, public document po. Lumabas po kayo sa isang palatuntunan sa telebisyon. Nung umpisa, Bandila, tinanong po kayo, meron po ba kayong pinapatayong property sa San Leonardo Nueva Ecija? Kung hindi ako nagkakamali, mga June or July ito, ang sagot po ninyo, wala po. Natatandaan po ninyo yon. Your Honor, wala po akong pinapatayong property, kundi meron na pong nakatayong bahay ko sa Nueva Ecija during that time. Oo nga po, yun nga din ang naisip kong magiging explanation nyo ngayon. Wala, yung pagkatanong kasi sa inyo, may pinapatayo ba? Kaya sabi nyo, wala po. Pero meron ang nakatayo. So tama naman po yun. Meron. Yes, Your Honor. Oo, kasi nga nakalagay nga dito sa salin ninyo. Kaya nga po, nung may pumunta doon, may haka-haka nga na merong ari-arian doon, pinuntahan, nakuna ng aerial shot, no? Tama naman kayo, wala namang pinapagawa, pero mukha namang bago-bago. Matanong ko po sa inyo, kailan po ninyo binili ang lupa na yan at gaano kalaki po yan? Yung pong lupa na yon, Your Honor, ay nabili ko po nung mga panahon 1998, more or less, Your Honor. Nakalagay po dito 2002 acquisition? Yung pong pagsisimula po sa pagpapatayo po ng bahay. So nabili po ninyo to 1998. Opo, gaano po kalaki yung lupa? Yung lupa po, Your Honor, ay umaabot po ng 4 na hektare, 4.7 hectares, Your Honor. So 4.7 hectares po yan. Ngayon, tama po ba itong aking, yung mga pinapakita sa telebisyon, tama po ba na ito nga yun ang sinasabi niyong property? Ito po ba yun? Or kung hindi niyo nakikita dyan, yung pinapakita po sa telebisyon, yun nga po ba yun? Tama po, Your Honor. Opo. Kasi po, yung value po, yung fair market value na inalagay ninyo dito ay 3.7 million. Ngayon, gusto ko lang malinawan, bakit po ito yung halagang pinili ninyo? Ito po ba yung una ninyong inilabas na halaga para gawin yung lugar na yan, pagbili niyan? Ano po bang ibig sabihin nito? Yung mga nagastos po, lahat-lahat po yan, Your Honor. At base po sa assessor's value na hinalungkat po natin itong nakaraan, umaabot po ng, yung buong property po, umaabot po ng 1.7 million sa assessor's office. Ganun po kababa yung nakita natin? Kasi po yung bahay po na yan ay isang 204 square meters po yung bahay. Ito po yung may swimming pool? Opo. 204 square meters lang po to? Yung bahay po. Pero may mga outhouses din po yan eh. Opo. Magkasama po yan sa isang property, hindi po ba? Yes, Your Honor. So 1 point something million lamang? Yun po yung assess value po. The floor value. The floor value of the house, sir. The floor area. So, kaya po, ganun yung inyong assessment. Ngayon, nung binili po ninyo yan noong 1998, nasa PNP na po kayo noon. Yes, Your Honor. Paano po ninyo nabayaran yan? Ito ba'y may utang po kayo sa banko? Ito ba'y hinulug-hulugan ninyo o binayaran ninyo ng one time? Magkano po yung una ninyong pagbayad dito sa 4 hectares na wala pang nakatayo? Ang aking pong natatandaan, Your Honor, ay umabot po ng 150,000 yung binayaran ko po. Yung 4 hectares in 1998? Yes, Your Honor. Tapos, ito pong 3.7 million, nadagdag ito dahil sa construction cost and appreciation value ng lugar? Yung construction, yung mga nagastos po natin doon, Your Honor. Paano po ninyo binayaran yan? Nanggaling po sa ating kinikita bilang pulis, nasa sweldo po natin, kasama na rin po yung aking pamilya, Your Honor. Matanong ko lang po kayo, no? Kasi public record, kami po sa mga senador, pag natanggal po yung taxes namin, ang aming sweldo po ay 59,000 a month, no? I don't know about you, sir. I think you're claiming more deduction, sir, but anyway, so maybe 66, in my case it's 59, maybe perhaps because I'm a junior senator. May I ask you, General Purisima, how much are you paid a month, sir? My salary, Your Honor, is
maabot po na 107,000 in 1 month. 107,000 a month. Yes. Tapos yung asawa po ninyo bilang Treasury Examiner, kawaniran po siya ng gobyerno, tama po ba? Sa isang insurance company po ng Armed Forces of the Philippines, Sir Honor. So mga, ang kinikita niya hindi naman siguro po tataas sa kinikita ninyo, no? Hindi po, Your Honor. Sige po. So kung 100,000 kada buwan, mga 1.2 million po ang sa isang taon kayo, no? Pero hindi pa po nakakaltasan ng buwis yan. Hindi po. So siguro, mga ganun na rin kung pinagsama ninyo yung sa inyong mag-asawa. So, paano po ninyo nabayaran yung construction cost nito? Cash po ba? May utang pa kayo sa banko? Paunti-unti po, Your Honor, yung pagkoconstruct po niyan. At yan eh, yung mga savings din po na meron po kami, yun ang ginagastos po namin. And Your Honor, I have here my statements of assets and liabilities and net worth. If I may submit it to you, if you are... Thank you, sir. Appreciate that generosity. But I've already have, I have advanced copies from certain sources. I think it's about it's the same copy, so you can just tell me if I'm not reading the same figures. Another question about your SAL answer. Kasi ito po, alam mo yung mga tinatanong ko po, pag hindi ko po ito tinanong ngayon, marami pong magtataka. Kasi po natatanong na rin po ito sa media, ang hinihintay na lang po ay ang sagot ninyo. Meron po kayong mga sasakyan na binilin po ninyo ng 2013. Ang isa po nga dyan ay ang isang sasakyan ay ang Alphard na 3.2 million ang halaga noong 2013 na binabayaran pa ninyo dahil meron ngang utang sa banko. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ano ba yung sinasabi nila na nakalista dito, maaaring pagkakamali lamang ninyo sa pag-fill up ng salin, no? Pero may utang kayo, pero parang hindi yata bumababa yung utang ninyo sa pagbabayad ninyo monthly. Dahil yung utang ninyo ng 2013, halos ganun pa rin po yata, dun sa car loan. Tama po ba? Nakalagay dito 3.5. Tumaas pa ang outstanding balance. Hindi kayo nagbabayad ng interest? Ganun ba yun? Nagbabayad po ako, Your Honor, dito sa aking car loan na ginawa dito po sa RCBC. Siguro dapat ayusin po ninyo kasi... yung value ng kotse 3.2 in 2013, sinubmit po ninyo itong SALN as of December 31. Ah, o sige po. So, pero 3.5 though dito sa outstanding balance, parang hindi pa po talaga nababawasan yung utang. So, siguro updated amount. So, buwan-buwan, nagbabayad po kayo dito? Opo. Magkano pong binabayad niyo buwan-buwan? Sa isang 3.5 million loan. Hindi ko po ma-exacto, Your Honor, yung ano, pero umaabot po ng hindi ko po sigurado, Your Honor, yung exact amount. Sige po. Kaya ko lang po natatanong kasi syempre, di ba, we have to be able to live within our means so that we're not suspect to anything, any doubts. For example, kung 1.2 million po ang kinikita nyo a year, tapos bibili po kayo ng sasakyan na 3.2 million, at meron po kayong property na ganito na although ang valuation po ninyo ay mababa, pero kung titignan natin, parang hindi naman yata 200 square meters lang ang area nito. Siyempre, nagkakaroon lang po ng duda doon. Although ang korte na magdidesisyon nito, ang isa pa pong tanong ko, 2013, meron po kayong Land Cruiser, no, na late model Land Cruiser, 2013 po to, valued at 1.5 million. Tama po ba? Yes, Your Honor. Saan po kayo nakabili ng Land Cruiser na 2013 na 1.5 million? Parang maraming magkaka-interest po dyan. Ito pong Land Cruiser na to, Your Honor, ay nabili ko mismo sa dealer ng Land Cruiser dito po sa San Fernando, Pampanga, na nagkataon po ay nagbigay po ng malaking diskwento dito sa Land Cruiser na to noong panahon na yun. Opo, maaaring hindi ko po sinasabing kasalanan ninyo, no, na nakuha nyo ng mura, mal. Pero alam nyo po, ang diskwentong ganyang kalaki ay
kailangan pag-aralan mabuti kasi kung ang halaga niyan ay between 6 to 7 million tapos na ibenta sa inyo ng 1.5 million, iisipin ninyo, bakit kaya binibigay sa akin ng napakamurang halaga ito? Wala naman po sigurong kontrata yung dealership na yun sa PNP, tama po? Wala po, Your Honor. Opo. Actually, yung halaga po ng kwan is yung pong Land Cruiser po na Prado, hindi po yung regular na Land Cruiser. So, Prado ito? Opo, Your Honor. Pero kahit na ba, sabihin na natin 4 million yung Prado, no? Malaki pa rin yung diskwentong na ibigay sa inyo. Inuulit ko lang po, kaya ako po tinatanong to dahil ito po ay isang pampublikong dokumento na ginagamit para masuri mabuti ang kayamanan ng isang nagtatrabaho sa gobyerno para makita kung ito ba'y tugma sa kanyang dapat na kinikita. Ngayon po, gusto ko rin pong malaman na meron kayong trucking business, tama po ba? Opo, Your Honor. Magkano pong kinikita ng trucking business ninyo taon-taon or average? Hindi ko po nasisigurado yung exact amount, Your Honor. Kasi po ang atin pong ginagawa lamang po ay kung may nangangailangan, tumukontak lang po sila sa atin. Tapos maghahakot po tayo ng bato o kaya buhangin sa mga lugar at idadalin po sa kanila. At hindi po kasi araw-araw po yun, Your Honor, na para bang ganun ang talagang nangyayari. Pero siguro meron naman po kayong report every year, quarterly, kung ilang hakot yon at magkano yung kinikita ninyo taon-taon. Dahil magpa-file po kayo ng taxes, so kasama po yan. Kung meron kayong interest dun sa trucking company, dapat na kasama po yon. Kung hindi nyo natatandaan, okay lang po, pwede naman ninyong ibigay sa susunod. Pero meron ba kayong alam na halaga? Kasi kaya ko po yan tinatanong. Kasi marami nagtatanong, paano niya nabibili ang mga ganong bagay? Paano siya nakakapagpatayo ng ganon? Kasi hindi naman po masama na ang isang katulad natin ay merong mga ibang pinagkakitaan na legal. At kung kaya naman natin bilhin ng mga bagay at mapapakita natin na mare-reconcile ito sa ating income tax at sasalin natin, wala naman pong problema, kaya binibigyan ko rin po kayo ng pagkakataon ngayon. I will submit to you, Your Honor, yung statement ng trucking business. Oh, sige po. So, yun po yung aking naaalalang tanong ngayon tungkol dito sa SALN. Ang importante po, meron ngang yung una po, nung tinanong kayo, na deny nga ninyo na meron kayong lugar doon, pero lumabas din. Pero ngayon, ang malinaw, sinasabi nyo na sa inyo talaga ito. Yun lang po. Gusto ko lang, siguro dapat din pag-aralan ninyo, ipa-reassess po ninyo uli yan. Sapagkat may mga lumulutang na kwento na ito ay talagang 50 million ang halaga, 25 million, 30 million, matatawa kayo siguro. Pero baka naman may windfall na kayo dito, hindi ninyo alam. Ipa-reassess po ninyo dahil kung kayo po ay gagawa ng SALN ulit, kailangan po naka-indicate po yan. At kung kayo po ay sasagot sa ombudsman, isa po rin po yan sa itatanong sa inyo. Ngayon, ang isa pang issue na pinag-uusapan ngayon, ay kailangan ko rin pong itanong ito, ha. Hindi po ibig sabihin ito na mali na mag-donate sa gobyerno. Hindi po. Hindi po naman mali mag-donate sa gobyerno. In fact, marami din mga government institutions, yung National Foundation, National Historical Institute, may mga benefit, no, binibigay talaga para matulungan ang pagpapatakbo. May mga partnerships with non-government organizations. Normal lang po yon na mag-donate sa gobyerno. Kahit sa DSWD, pwede ka mag-donate kung meron na sasalanta ng bagyo. Pero maayos po may proseso ng donasyon para wala pong tanong. So for the record po, yung White House na pinag-uusapan, ano ba itong gusaling ito? Your Honor, ito po ay isang donasyon na pinagkaloob po sa Philippine National Police sa aking pong pamamagitan ng mga tatlong tao nakalista dito po sa absolute deed of donation na hawak ko po kayo ngayon. If I may submit it to you, Your Honor,
Pero ito naman po ay isang, meron na rin po akong kopya, salamat po. Pero ito po ay isang struktura na nandun na dati, pero repair lang po, rehabilitation, tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ito po ay isang bagong building na ipinatayo sa gilid po ng lumang building. Ay, yung naundoy, yung sinasabi yung ninyo, sinasabi yung luma. Po, yung so, ito bagong-bago po ito. Bagong-bago po. Yan, so, magkano po yung ginastos dito? Ayon po dito sa deed of donation, umabot po ng mga 11 million plus. 11 million, pero dito sa deed of donation, wala pong nakalagay na halaga. Tama po ba? Opo, Your Donation. So, nakalagay dito sa deed of donation that the building will be given to the donors to the donee as the exclusive official residence of the Chief PNP. The technical description of the property is attached in Annex A. So, meron pong Annex A na kung saan nakadetalye kung ano ba yon. So, alam po ba ninyo dun sa Annex A kung ilang square meters yung floor area nito? Your Honor, we will submit to you the Annex A. Salamat po, salamat po. So, ang halaga dito, 11,462,745.39. Ito po yung galing kay Police Director Puruganan na sulat niya sa COA, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, tatanungin ko po kayo, paano po ninyo natanggap ang donasyon na yan? Ito ba'y cash? Ito ba'y mga cheque? Paano po ba nabigay sa inyo? Ito po ay isang build and design concept po, Your Honor, na wala pong hinawakan ng Philippine National Police na pera. Sila na po ang gumawa nito, sila na po ang nagplano. At natatapos po yung proyekto, itinurn over po sa amin. So, ibig sabihin po, wala kayong control, basta lang sila na yung materials, lahat, hindi na kayo nagpo-procure. Wala na kayong procurement. Wala po, Your Honor. Ngayon, kailan po ito inumpisahan gawin? Noong 2013, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali, mga Mayo or May 2013. May ang turnover po nito, tama po ba, February 2014? Tinurnover na sa PNP noong December 31, 2013, Your Honor. Tapos, so December 31, 2013, ito ay na-turnover na. Okay. Alam naman po ninyo na ang deed of donation, kasi nung nagkaroon na ng mga tanong sa inyo, no, nung una po, nung nag-guest din po kayo dun sa isang news show, sinabi din po ninyo na ito naman po hindi nagkakahalagang 20 million, sinabi niyo mas mababa naman. Pero sinabi ninyo na ito'y donasyon ng mga mason, tama po ba? Nababanggit po ninyo, kung hindi man sa news program na yan, may mga interview, tinatanong sa inyo, sino ba nag-donate nito? Parang meron kayong nabanggit na mason. Wala po akong nababanggit, Your Honor, na mason. Ang alam ko lang po, ano nagsalita tungkol po sa mason ang ating pong PIO. So bakit naman niya nasabi yon? Ang palagay ko po, he was just assuming dahil siya po ay parating nakikita niya po kasama ko yung mga mason. Okay. So, siguro yung lack of information and transparency po, no? Kasi may pinapatayo dyan pero hindi talaga nakalista sa inyong mga records, kung ano ba talaga to, kung kailan ang donasyon. Kasi nga, sabi nga ninyo, turned over December 31. Donated maybe May 2013. No?
Pero ang deed of donation nyo, September 3, 2014. So bakit nagkakaroon ng reverse process ang deed of donation? Hindi po ba sa umpisa ito ibinibigay? Ano po nangyari? Parang nakikita ko po dito, parang, sige, gawin na ninyo yan. Tsaka na lang natin ayusin ang papeles niyan. Kung hindi pa kayo sinulatan ng COA na hinihingi sa inyo yung mga iba't ibang bagay, mga dokumento, parang wala pa yata itong deed of donation. Ano po ba nangyari? Bakit belated ang inyong deed of donation? Yung pong donation ay inasikaso na lang po nitong mga nakalipas, Your Honor. Sa dahilan na unang sa kanila dati ay ayaw nilang magkaroon ng official. Kaya nga po pinilit po namin sila dahil nagkakaroon na po ng investigasyon tong patungkol po dito. Kaya nga po sinabi na namin sila na kailangan talagang mayroong donasyon dahil hindi po basta-basta itong nangyari dito at saka para ma-legalize po yung inyong ginawa sa loob po ng Camp Crame. Sino pong ayaw na maging official ito? Ayaw po nilang sino po sila po? Yung pong mga donors po dito sa... Bakit naman? Hindi ba bilang PNP chief, kung merong ayaw mga magpakilala, magdududa na kayo, hindi ba? Hindi po. Personally po, kakilala ko po sila. Pero ayaw po nilang lumabas sana in public na sila po ay dumagdudonor. Kaya lang po, nung lumabas po itong isong ito, kinausap po sila na it is now mandatory on their part na kailangan lumutang na kayo para ma-legalize yung donation. Sir, siguro naman sa inyong hanay may mga abogado kayo, hindi po ba? Yes, Your Honor. Wala bang nagpapayo sa inyo na ang mga bagay na ganito ay inaayos sa umpisa pa lamang at hindi pwedeng, kasi na medyo napapag-usapan na, so gawin natin. Wala bang nagsabi sa inyo, huwag muna tayong tumanggap? Kasi unang-una, no, kaya yung deed of donation po, protektahan ka rin nun. Dahil nga yung mga mismo magdo-donate, kailangan ay dumadaan sa pagsusuri para walang vested interest. Granted, sabihin mo, kilala ninyo, bakit naman ninyo pinalusot? Na mag-umpisa sila, hindi man lang ninyo inayos ang proseso, pati yung book of accounts ninyo. Your Honor, nung ito kaya nga po ito yung build and design concept. Dahil nung unang pagkakataon pa po na inumpisahan nila, hindi pa po namin mare-receive yung mga building na yon sa dahilan na hindi pa po tapos. So, build and design. Sir, sinasabi niyo ba na kaya hindi ninyo ginawa yung deed of donation dahil hindi pa ninyo natatanggap? Ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Para bang, gagawin namin yung after nung yun po yung iniisip po namin gawin doon. Hindi naman po dapat ganun. Di ba sinabi naman ninyo kaya din ninyo pinagawa kasi lumalabas na nga yung issue. Ngayon sinasabi ninyo kaya nyo pinagawa dahil yung deed of donation dahil nga nabigay na sa inyo. Ano ba talaga? Your Honor, kagaya po ng binanggit ko kanina, nung mga unang pagkakataon po na ang gusto lang po nila is magbigay sila ng magandang edifice po para po sa mga magiging chief PNPs. Ako, nandun po ako. Wala po akong question. Hindi ko sinasabing illegal ito. No? Maganda naman na may dignidad ang ating mga uniform personnel. Pero yun nga, nagkaroon ng issue kasi marami din sa ating mga kapulisan ang talagang nakakaawa din ang tinitiran. Ibang issue po yon. Bumalik po tayo dito. Okay. Tatanungin kita, yung bang mga nagbigay sa inyo, wala naman pong kontrata sa PNPD po ba? Wala po. I think meron itatanong si Senator Serge tungkol dun sa terminology ninyo. Opo, anong ibig sabihin po ng build and design? Di ba dinay-design mo muna yung isang structure before you build? Tama po, bakit Your Honor. Bakit nauna yung build, katapos magdi-design? Nagkamali po ako, Your Honor, dun sa aking terminology. Design muna and build. Okay. Yung pag-offer po sa kaganda ng loob nila, nag-offer po sila na mag-build ng bahay para sa inyo dun po sa loob ng Camp Crame. May halaga ba yung offer? O
sila lang mismo nagsabi, magbibil na lang kami, bahala na yung cost dyan, mamaya na natin pag-usapan. Paano nangyari ito? Wala po silang binabanggit, na ang binanggit lang po nila sa akin, Your Honor, is kami po ang gagawa. Anong gagawin? Yung bahay? Isang bagong bahay, Your Honor. At saka ano pong halaga, ng anong estimated cost po ng bahay? Wala po silang binanggit sa akin, gagawa tayo ng isang... Hindi mo naman tinanong? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Okay. Sa tansya mo lang, magkano kaya aabutan yung halaga ng bahay before the build? Hindi ko po naiisip. Wala kang nakitang design? Wala ko nakitang... Wala kang nakitang design? Sinasabi basta lang sinabi nila, mo lang sa kanila, go ahead. Eh kung doghouse ang tinayo nila, tatanggapin mo. Hindi ba normal lang ito, magpapakita sila ng design, di ba? Yes, Your Honor. Okay. You never saw a design? Siguro yung rough sketch lang. I don't believe you, you know. It's not the design, Your Honor. Ang sinabi nila is gagawa sila ng quarters na medyo maganda ang dating at yan po yung sinabi nila sa akin. I don't believe you. Normally, magpapakita yan ng rendering, yung architectural rendering. Ito po yung magiging kwan. Ilang bedrooms po ng gusto ninyo. Ganun lang yan. Di ba? Yes, Your Honor. At sa doon po sa rendering lang, makikita mo na, matatsinsya mo na kung magkano magiging halaga ng total construction. Di ba? Yes, Your Honor. Alright. Doon po sa inyong budget sa PNP, magkano yung total budget ng PNP po? It's 72 billion. 72 billion. At doon po, meron kayong, no, how much of that goes to salaries and wages? To salaries and wages, Your Honor, we have 61 billion. 51 billion. 61 billion. 61 billion. Wow. Magkano pong capital outlay sa budget ninyo? 2.721964 billion, Your Honor. Kasama na dyan sa yung pagbibili ng baril? Kasama na po lahat yun, Your Honor. Sa hospital, magkano? Capital outlay para sa hospital. None, Your Honor. None. Walang kailangan ng hospital. Kompleto na yung mga equipment doon. Marami pong pangangailangan ng hospital natin, Your Honor. Opo. Ito po para sa mga miyembro ninyo, mga kasama po ninyo sa PNP, di ba? Yes, Your Honor. Kung sila pa wounded in field of duty, doon po dinadala sa PNP General Hospital, di ba? Yes, Your Honor. Kung nagkakasakit sila, doon po dinadala. Ngayon, yung pag-offer po sa inyo na magpapagawa ng executive house, eto mga contractor po ito, no? Tatlo po sila. Yes, Your Honor. Hindi mo na lang sinabi sa kanila kung pwede lang unahin mo na yung hospital. We have a tertiary hospital in Camp Crame, Your Honor. Alam ko. Nandun ngayon yung Senate President natin. Did you not say, thank you for your kindness, would you like to spend the money first in improving the hospital? Hindi ho pumasok sa isip ninyo yun. Ang kanilang concentration, Your Honor, is para po sa para sa bahay po ng Chief PNP sa dahilan nga po na binabaha nga po noon pagka malakas po ang ulan.
Napakabait so, napakabait nila. They're worried about the house of the PNP chief and not the health of the members of the PNP. Kaya medyo walang credibility yung rason mo eh. Now, yung pag-furnish po ng bahay, sino pong gumastos? Sino pong bumili ng mueble? Sino pong bumili ng mga kitchen appliances, ng microwave, ng sino pong gumastos doon? Yung iba po, Your Honor, sa amin na po yung bumili ng mga appliances, yung malilit na appliances sa amin po. PNP budget na? Hindi po, personal po yung iba po doon, kagaya po ng mga lutuan, naging sa amin na po nagagaling. Personal mo? Yes, Your Honor. Bait mo talaga. Pag alis mo, i-donate mo na lang yan. Yung mga equipment. May refrigerator, may TV set. Di ba, no? Siguro may TV set doon. Meron, Your Honor. May refrigerator. Meron, Your Honor. May stove. Meron, Your Honor. May microwave. Meron, Your Honor. Oh, so, lahat po ito, magastos rin yung malalaking abot yung budget dyan. Yung iba po doon, Your Honor, ay mga personal na nagamit namin dati na yun po yung tinransfer namin. Ah, akala ko nabaha. Hindi pala. Hindi pa po ako ang chief PNP, no, Your Honor, nung nabaha yung lugar na yun. Okay. So, yung lugar na yun, tinaas muna yung siguro nag-feeling pa sila, no? Yes, Your Honor. Actually, itinaas po yung flooring tapos nagdagdag po ng feeling sa ilalim para tumaas po yung lugar. Opo. That will be all for now. Thank you, Madam Chair. Oo nga po. May mga dumarating rin po kasing mga katanungan. Meron daw tinatawag na Kiangan Hall sa Camp Krame. Tama po ba? Doon po yung mga transient na mga pulis natin tumutuloy pag sila'y pumupunta sa Camp Krame. Meron po bang lugar na ganun? Meron po, Your Honor. Sabi nila, narinig ko po ito sa radyo, na mismo pati mga punda ng unan, kulang-kulang. Ngayon, kaya nga po importante yung deed of donation pag may lumalapit sa inyo. Kasi po, pag kayo nagpupunta, sinabi ni Senator Serge, marami pong mga items na kulang yung PNP, katulad nung para sa kalusugan ng ating mga pulis, na pwedeng unahin. O kaya, kung dahil dapat naman talaga may dignidad din yung tinitira ninyo, pwede naman sigurong mas maliit doon ang ginawa para sa inyo at inilaan para sa iba. So, tatanungin ko kayo uli, no? Hindi po ninyo naisip na i-execute muna ang deed of donation na normally yun po ang sinusundan? Hindi po namin naisip, Your Honor, pagpasensya nyo na po at talagang ganun po yung nangyari. Opo, kasi po ganito, no? Pag meron pong mga lehitimong nagbibigay ng donasyon, depende po kung para saan pakay yung donasyon na yan, kung saan gagamitin, meron pong tax deduction yan eh. Usually, 5% or 10%, depending if it's for a priority project with DENEDA or kung health-related or for education, 10%. Otherwise, merong 5%. Meron ba kayong in-issue na resibo sa kanila saying, we acknowledge receipt of the following in donation? Kasi po, pag ginawa po yung accounting ninyo ng COA, pagka meron na kayong resibong ganyan, sasabihin na hindi na kailangan to isama sa next line item budget kasi meron na silang napagawang ganito. Meron po kayong nabigay dun sa mga builders na nag-volunteer? Your Honor, wala po kaming naibigay na resibo at ibinok lang po namin sa book of accounts. But we will issue the receipt appropriately to the donors concerned, Your Honor. Thank you, Chief PNP. I'd like to acknowledge the presence of Senator Trillanes. Thank you, sir. Yes, Ms. Angsi, would you like to interject, add something to this discussion? Siguro po lessons learned from the fiasco of the White House, no? Para rin ma-institutionalize natin yung mga practices na ito. Sa Philippine National Police Foundation, no? All
all equipment, everything that we donate to the Philippine National Police, hindi po isa lang ang humihingi. Nationwide po yan, nagsasubmit sila ng requirements nila, and then we study yung mga requirements. Like now, no, to Senator Serge Osmeña, we just turned over, kanina, wala lang ako doon, turned over hospital beds for the Philippine Health Service. Pero hindi po pwede na kung sino'y namumuno, siya po yung humihingi, siya yung pagbibigyan, because it's really against the practice. Sa amin po, in partnership namin sa PACER dati, kasi sinasabi namin dapat institutionalize itong mga practices na ito. Bawal na bawal po sa police na nakatulong sa amin ang humingi kahit anuman sa victims. No? We hope that this can be institutional. We have a new chief AKG here. Institutional, pwede silang humingi, ilapit nila sa MRPO, let's say they needed computers, pero hindi pwedeng directly sa victims, because we do not want victims to feel na nabiktima na sila tapos nagiging milking cow sila ng mga taong tumulong sa kanila, no? So siguro ito, institutionalize natin ang practice na ito, na yung nakaupong chief PNP, pwede niyang sabihin na sira na yung bahay and everything, i-requisition niya na repair and everything, pero hindi dapat na nananggagaling sa kanya, because you become very vulnerable to people who will ask favors. No? Sa amin, even the personnel ngayon of AKG, may sakit yung kanilang pamilya, no? Hindi mailabas sa ospital. Marami yan, na hindi lang may minsan yan, hindi sila pwedeng lumapit directly sa victims. There are about 100 victims. Kung isa-isa nilang lalapitan yan, magkano ang mga makukuha nila? They go to the association and say, okay, may sakit at kailangan namin ng pera and everything. Then the committee in the association will discuss it and finding na oh, tama pala, kailangan ito para mailabas sa ospital. We pass the hat sa victims para protected yung partnership with the police force. So, siguro lessons learned here na for Delicadeza, huwag na lang yung naka-incumbent. This is not just true to the chief PNP, no? To everything. CIDG, kailangan nila ng pondo for radio and everything. I-submit nila dun sa isang private sector, and then yung approval, hindi dapat nanggagaling sa kanya para walang feeling na reciprocity, no, na may kapalit yung hiningi mo. Kasi nagdo-donate naman kami sa PNP, I understand. Kapalit. Opo, maraming salamat, because your solutions based yung inyong suggestion, ano. Tama po 'yan, dun sa PNP Foundation siguro magtalaga kayo ng isa na tatanggap o kaya nakalista kung anong kailangan niyo to prevent interventions. Ang kasi po meron Article 211. Alam ba ninyo yung indirect bribery ng revised penal code, na any public officer who shall accept gifts offered to him by reason of his office. Meron po yan. Are you aware of this 211 of the revised penal code, that mere receipt of gifts by reason of one's office is punishable? Eh sinabi ninyo, kaibigan ninyo yung mga kasama doon. Bakit po kaya kayo binigyan? Naawa ba sa inyo? Ano ba? Nag-usap kayo? Nasabi ninyo kailangan ninyo yan? Your Honor, nabanggit noon na binaha yung lugar na yon. And sinabi nga po nila na ano kaya kung maglagay na lang tayo ng panibagong quarters yan na mas mataas yan, na para hindi naman pagka natutulog ka, nalulunod ka na pala. I'm not the beneficiary of the donation, Your Honor, but ang Philippine National Police. While I will benefit the donation because I use the White House as my residence right now, it is mere incidental. Because the position of I as chief PNP, pagka naalis na po ako, I will also leave the White House and will remain with that's the point well taken, sir. In fact, that's yes, your sir. Saving grace. Yes, because sir. You leave, I mean, we can attribute it to administrative error or whatever on your part, precisely because you will be leaving the structure there. But the process by which you approved such a donation is what's really questionable, which we should prevent from happening in the future. As Ms. Angsi said, we need to institutionalize donations. But it's still suspect, sir. I would like to... Do you have something to add, Mr. Jimenez?
you know, this is a very nice enlightenment among us. And Madam Chair, these revelations just proves what we really fear on matters with regards to funds, on matters with regards to the management of resources of our Philippine National Police. And this is precisely why we included in our complaint the indirect bribery as per Article 211 of the Revised Penal Code. Ignorance doesn't excuse no one, Madam Chairperson. As head of the Philippine National Police, this kind of very sensitive matter should have been consulted among the legal counsels of the PNP. It saddens me now to hear from no less than the chief PNP that such practice is being tolerated. Nalulungkot po ako. Matagal na po ako dito sa anti-crime, for 24 years na po since the killing of my brother. But sad to say, wala pa pong nagbabago sa sistema natin. I'm sorry I'm being very emotional, but Madam Chair, your information, your Freedom of Information Bill, dapat ibibigyan ng priority po ito ng Senado para hindi na mahirapan ang mga mamamayan, makita ka agad yung mga hinahanap. Imagine, nagkaroon pa ng research ang isang estasyon for us to realize that there is such thing as yung amin pong tinaso sa ating chief PNP, ill-gotten wealth. Thank you, Madam Chair. Thank you for your statements, Mr. Jimenez. For your information, the Senate passed the Freedom of Information and we are waiting for our counterparts in Congress to help us finally have a bicameral position and pass the Freedom of Information. So Chief PNP, tama po yon. Ignorance is not an excuse, but there are mitigating circumstances. You will perhaps have to explain this in the Ombudsman since you have a pending case. But our intention today is to make sure that this doesn't happen again, to prevent it by institutionalizing reforms or drafting laws that will prevent such a thing from happening again. But I think that whoever your legal people are in the PNP, you really need to speak to them because they should be able to advise you properly on the conduct of your office. Before I go to Senator Trillanes or Senator Surge for the question, yes, go ahead. One quick question. Thank you, Madam Chair. General, sino po yung second in command mo? Police Deputy Director General Felipe Rojas, Your Honor. Rojas? Yes, Your Honor. Opo. Halimbawa, may mga kaibigan si Rojas na nag-offer sa kanya na magpagawa rin ng quarters para sa kanya, para sa kanyang office. Ano pong gagawin ninyo? Halimbawa, meron tatlong contractor na kaibigan ni Rojas at sinabi kay Rojas, hindi bali na yung commanding mo. We will build a quarters for you. It will cost about 10 million. Ano po magiging reaction ninyo? Ano po magiging reaction ninyo pag hindi sinabi sa inyo ni Rojas? Your Honor, the recipient of all donations are received through the Chief of the Philippine National Police. Yes, so what would you do? What would you tell Rojas? Eh, mga kaibigan mo yan, eh, sige, go ahead. Ano sasabihin mo kay Rojas? Pag-aaralan po natin, Your Honor, yung, kung ano yung magiging... Hindi. You answer me now. Based sa example po ninyo, no, na anyway, pupunta sa PNP, eh sasabihin ni Rojas rin, anyway sir, pupunta naman sa second in command, kung sino magiging second in command after me. Gusto ko lang malaman kung anong reaction dyan. Eh kung nangyari yan sa Cebu, o sa Bacolod, o sa Davao, pwede ba yan? Papayagan ba ninyo yan?
Eh wala na eh, ginawa na ninyo eh. So yung commander, yung PNP commander sa Davao, meron siyang kaibigan at sinabi sa kanya, "Chief, I will build a 10 million peso cottage for you." Anong sasabihin mo ngayon? Anong magiging reaction mo? Your Honor, there had been donations also na para po sa mga headquarters ng mga or police stations na nangyayari na, na privately donated by some people in the local area. Nata pinayagan po natin, Your Honor. Alright. At ang ginawa po natin since pera ang kanilang i-donate, ipinadaan po natin sa controllership po natin hanggang sa naging napunta ulit na magkaroon po ng bidding para kung sino magpapatayo dun sa building po na yun, Your Honor. Pero teka muna, dalawa ngayon yung question ko. Una sa lahat, kinapayagan po ninyo na may kaibigan ng isang field commander na lumapit doon sa field commander na yon at sinabi magpapatayo ho kami ng cottage o quarters para sa inyo lang. Nangyari na yon? Hindi po, Your Honor. Headquarters po yung pinatayo doon. So malaki yon for everybody po yon. For everybody, Your Honor. Opo. Pero ito yung nangyari sa iyo. Kung ganun rin mangyayari sa commander ngayon, in-offer yan sa commander ng Davao, commander ng Cebu. Your Honor, yung quarters po kasi ng hepe ng pambansang pulisya ay ginagamit po kuminsan kung saan natin ini-entertain yung ating mga dignitaries. Hindi yan. Huwag mo na kami bigyan ng dahilan. Yes, I want to know, the people would like to know, the committee would like to know, if a similar request comes up in the provinces where contractors who are friends of the commanding superintendent there will offer to build a house for the contractor, what would be the reaction? We will reduce that, sir, into a deed of donation. At, so you yes, will accept, you will approve it? Basta mga makikinabang teka muna, po ay ang Philippine National Police. You will approve it? Yes, Your Honor. So lahat sila ngayon pwede magkaroon ng magandang bahay, lahat ng mga commander? Yun po yung basta ang makikinabang po ay ang Philippine National Police, hindi po yung individual na pakikinabang, Your Honor. Hindi po, ang sinasabi lang po ninyo na wala kayong prioritization. Kung may darating na donation at parang pabor sa sinong commander dyan, tatanggapin rin nyo. Because Your Honor, the donation is being chosen by the one donating. Well, not really. But of course, kung, if he can get away with it, if he can do you a favor, di malaking bagay yon, di ba? Ito mga kaibigan mo, I mean, you know, contractors pa. They're not doing that out of the goodness of their heart. As long as you are in office, alam nila may makuha sila. Kaya pinagbabawalan yan eh. Human nature being what it is, and utang na loob being a very strong cultural trait in our society, in our country, eh, ganun po ang mangyayari. Alam po ninyo, I wanted to remind you na sinasabi ninyo po kanina na kailangan ng quarters ang chief. Eh, siyempre naman, kung may kaya, okay lang. But siguro, we should all take a look at what Pope Francis did. Napakalaki, napakaganda ng palasyo ng Papa doon po sa Rome, sa Vatican. Nakatira po siya sa isang apartment na maliit. Kasama ng mga ibang pare, mga bishops. Now, that is a leader. At, siguro po, all of those who will be tasked to be leaders in their own
little way, will show the example that their men come first. Thank you. Thank you, Chairman. Thank you, Senator Surge, for making those points about leadership, which is the very reason why we have our hearing also here today, is to be able to make sure that we have all of the integrity questions out of the way. I would like to ask also to add about the building. You know, we're taking it, we're just accepting your word, Chief PNP, regarding the flooding situation, the reason why they had to build another structure. Pero talaga bang binabaha yung area na yon? Meron po ba kayong mga litrato, patunay na talagang pag umuulan ay binaha yung dati ninyong lugar? Your Honor, noong pong 2009, kung saan po nangyari yung undoy, umabot po yung lalim po ng baha doon sa lugar na yon ng more than 6 feet. At meron pong study po ng DPWH na yung lugar po na yon ay yun ang pinakamababang lugar po ng lugar po ng EDSA na yon. At lahat po ng tubig na nanggagaling po sa Camp Aguinaldo, doon po nagdadaan. Kaya nga po, meron po naging problema po doon sa ilalim po ng legal service. Katapat po doon may tulay po na supposed to be yun na magiging exit na papunta po sa creek doon sa tatatawid po ng Boni Serrano Road, naipit po yung labasan po. Kaya nga po, pagka talagang tumaas na po yung amount of rainfall, magkakaroon po talaga ng buhol-buhol na ano na yon, at yun po ang magpa-flood sa area na yon. Tama po, kung safety issue talagang kailangan yan, gawa ng paraan. Kaya nga, gusto ko malaman kung nagkaroon ba yung building na dinonate sa inyo ng clearance mula sa PNP Engineering. May clearance po ba yon? May kasulatan po ba galing sa engineering ng PNP? Pinapasilan po, Your Honor, ng ating mga engineers yung lugar na yon nung ginagawa. Humingi ba kayo ng... Pakiulit po? Pinapasyalan po, Your Honor. Pero walang kasulatan na wala okay ito. Siguro dapat gumawa siya ng independent report ngayon kung structurally sound, kung ito ba'y naayon sa zoning o kung ano paman. Para we have it in your book of accounts, in your records also of construction. Yung blueprint dapat nakaayos, isumite sa inyo. At saka siguro, yung flood control din dun sa area, pagtuunan na rin ninyo ng pansin para hindi na rin maulit dun sa ibang building. Ngayon, tatanungin ko po sa inyo, bilang PNP chief, no, kayo'y napapailalim sa DILG, tama pa? Tama po ba? Tama? Opo, Your Honor. O, nasabihan ba ninyo si Secretary Mar ukol dito? Hindi po, Your Honor. So, ito'y internal lang naman para sa inyo. So, sa susunod po, sumunod tayo ng proseso, pero hindi ko po masasabi na naalis na ang duda, lalo na sa publiko. Talagang maraming kailangan patunayan dito na walang pampersonal na interes ang mga lumapit sa inyo. Dahil nga yung prosesong sinunod ninyo ay hindi naayon sa nararapat na proseso. Nandito po ba si spokesperson Sindak? Nandito po ba siya sa audience? Nandito po? Oh, sir, pwede po ba kayong pumunta dito? Kasi tatanungin ko lang po sa inyo, dahil kayo po ang tagapagsalita ng Chief PNP noong mga panahon noon, recently lang po kayo. Take your seat po. General Sindak ba? General. Dito po. Sige, dito na lang. Pwede rin po dyan. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang hapon po, General Sindak. Ngayon po ay nasa logistics office na po kayo, tama po ba? Logistics support service po, ma'am. So, mas less pressure po yung kinakatayuan nyo ngayon. Naintindihan ko po, napakahirap din na dapat on call ka para sumagot sa maraming tanong nung kayo ay spokesperson. Tatanungin ko lang po kayo, kasi kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ng marami, no, kayo po ang unang nagsabi na yung donasyon dun sa White House ay galing sa mga Mason.
Tama po ba? Well, actually po, na ma'am, parang na-mutate yung sinabi ko, ma'am. This was an impression by me na sabi ko, donors of whom some are Masons, or well-meaning friends, some of whom are Masons. Ngayon, na-dilute na yun sa media at ipinalabas na nga po nila na parang dinirect na nila na yun na mismo kaagad na the Mason as an organization. For the record po, ma'am, hindi po ako member ng Masons po. So it was just an impression on my part. Opo, hindi, kaya nga po, gusto ko malaman, impression, hindi po kayo nag-usap dahil noong una po ninyong sinabi yan, madali naman po ninyong makokorekt eh. Kung nag-usap kayo ni Chief PNP, bilang punong tagapagsalita niya, hindi po ba meron naman kayong responsibilidad na malaman direkta sa kanya kung ano ba talagang kalagayan noong mga issues? Hindi po ba kayo nag-usap tungkol sa White House? That part, ma'am, hindi po, ma'am. Dahil yung ang impression ko, biglaan po yung tanong mo, and I had to respond to the queries of the media po. Although you did not attempt to correct yourself soon after that, right? Yes po, ma'am. It was my fault, ma'am. Okay. I know that there's a chain of command also in the PNP, and I respect that you're doing the best that you can considering the situation and the limited communication. Which is exactly my point, General Purisima. Alam niyo po, minsan kasi kahit na marami kayong trabahong ginagawa, gaya nga na sinasabi ninyo, may mga reforma kayo, which I would like to hear in detail from you. Ano po bang nagagawa ng liderato ninyo na sa tingin niyo ay kinabubuti ngayon ng PNP? Ngunit, ang kakulangan talaga, at ito ay siguro hindi naman ninyo to madedeny, madalas po hindi kayo nakikita, hindi naririnig. Lahat po ng tanggapan ng malalaki, meron pong spokesperson. Pero, lalong-lalo na pag may mga isyong malalaki, kasama po yan sa job description. Kailangan kayo mismo ang madinig para malaman din ang sinasakupan ninyo na itong ginagawa ng aming liderato. So, bago kita tanungin, no, ukol dito sa mga ginagawa ninyo di umano para sa PNP, baka meron pong katanungan si Senator Trillanes. Senator Trillanes is recognized. Maraming salamat, Madam Chairman. Ang interest ko this afternoon is the same as yung sa interest ng mga civil society groups na dito ngayon. At the same time, yung ating mamamayan, which is itong rising incidence of criminality. So, I would like to start first with General Purisima, sir. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Dito po sa mga rising incidents of involvement ng PNP personnel, ano na po ang ginawa ng PNP regarding this? Your Honor, Madam Chair, ang ginagawa po ngayon ng PNP ay pinaiigting palalo ang kampanya laban sa mga pulis na involved po sa krimen. Yung pong intelligence gathering po natin na counterintelligence ay lalo po natin pinaigting at ina-identify po kung sino-sino yung mga na-involve po dito sa mga krimen na nagkagaya nito. At maraming salamat po sa mga naging biktima na lumulutang para magbigay ng complaint. Kasi po, yung reklamo ng mga biktima ay napaka-importante po sa lahat para ma-prosecute po natin yung mga pulis. Asahan niyo po na puprotektahan po kayo ng pulis na once na kayo po ay lumutang para magreklamo laban sa mga pulis scalawags po na ito. I believe that, General Purisima. But, sir, yung sa commanders, ano yung magiging liability nila? For example, meron sila mga tropa na-involved dyan. Meron ba kayong strike 1 o strike 2 policy, sir? Your Honor, Madam Chair, yung pong mga commanders na hindi po nila sinusupervise ang maigi ang kanilang mga tauhan ay tinatanggal na po natin kaagad sa pwesto. Sa dahilan na they failed to supervise their personnel. At tinitingnan po din po natin kung baka sila po ay kasama din po dito sa mga gawaing masama na ganito. Nangyayari yun sa ibang mga incidents na nire-relieve yung commander. Pero in the case of PNP, after a few months, makikita na natin sila assuming a different position, parang nagpalamig lang.
Dahil kasi no sa armed forces, when I was still there, doon pagka ni-relieve ka, markado ka na talaga even sa promotion. Is it the same sa PNP, sir? Your Honor, as of this moment, ang ginagawa po natin is kung na-relieve ka for cause, naka-reflect po yan sa ating pong PAIS system na hinahawakan po ng DILOD yung disciplinary side. So, ibig sabihin, it will be a mark on you habang nasa serbisyo ka. Ang ibig sabihin, iipunin na po lahat itong mga nangyari sa'yo if you were relieved for cause for, kunwari po, nangyari po yung bank robbery sa harap ng police station mo at wala kang ginawa, nakalagay na po lahat yun yun. At hindi na po ka yung PAIS system. Dati-dati po, Your Honor, ang nakalagay lang po doon ay yung mga awards. Wala po yung mga punishment. Ngayon, pinalalagay na po natin yung mga punishment na natatanggap ng mga police natin, lalo na yung mga nasuspendi ng 1 day, 2 days, 30 days, 60 days, 90 days, para lang magkaroon ng record kung sino po yung performing police personnel. Yung ano sir, yung Internal Affairs Office, sino ho ang ano natin, Internal Affairs Service, si General. So, ito, ang idea ko sana dito, General Purisima, is gawin siyang under ng Office of the President para may insulate siya from the internal politics of the PNP. Tapos, yung Internal Affairs Commander, yan na yung magiging last position niya para wala nang aspirations for being chief PNP or other positions within the PNP. At magkakaroon ng tool ngayon, yung Commander-in-Chief, the President, na pagka merong ganyang report lumabas na may involvement yung mga ilang kapulisan, he can direct or even motu proprio yung Internal Affairs Office will conduct a dispassionate investigation without any influence even from the Chief PNP, kasi talagang iba na ang boss niya, Commander-in-Chief na talaga. Would you be amenable to that proposal, General Purisima, sir? In addition to that also, sir, I am also proposing that the Internal Affairs Service will determine the fitness, the psychological fitness of the police personnel. So it will be included in as part of their job to determine the physical, the psychological fitness of a police personnel to perform their job. Because in most cases, we already know that somebody is not fit for the job, but we have no recourse other than to wait for him to commit a mistake and then file appropriate charges. But if there is already a machinery that can address a certain police personnel who is not fit to be in the service, it can be subjected also by the EAS personnel. Your Honor, I support your position, Your Honor. I agree with that proposition, sir. But syempre, yung mga isasubject lang nila to a neuropsycho exam would be those under investigation, kasi yung NP screening should be done annually by the PNP through their annual physical exam. Di ba, sir, may ganyan tayo sa ano? Yes, Your Honor. Actually, this it can be done through involvement of criminal activity or through the recommendations of their respective commanders. Okay. And what about mandatory drug testing? Quarterly? Under our laws, Your Honor, every policeman should be drug-free. Once that you are not drug-free, you are dismissed from the service. So, the conduct of a drug test should be done in a regular manner. But do we have that program, General Purisima? We do not have that program. So, kailangan natin gawin as soon as possible, dahil I believe yung mga policemen na nalululong sa droga, ito yung talagang nagba-violate. Ito yung mga na-involve sa iba't ibang krimen because they need to sustain that vice. So,
can we ask you to provide us the committee a program in that regard as soon as possible, sir? We will provide your order. We will give you to include the budget needed to conduct the drug test in a regular manner. Okay. So now, as regards the anti-corruption drive of the armed force of the Philippine National Police, ano pong specific reform measures na ginawa ninyo na to address this endemic problem of corruption? Your Honor, the Philippine National Police have the Integrity Enhancement Program. So, which includes the stakeholders' participation and community involvement. So we have a policy review development, and then we have the capacity development, prevention, and then the next stage will be investigation and enforcement, rewards and incentives, and monitoring evaluation. So in each of these activities, Your Honor, there are specific activities that should be done in each of these processes. I'd like to address that question to Director Roldan. Sir, as the head of the Internal Affairs Service, do you have the means or the capacity to conduct lifestyle checks and investigations to all the different units of the PNP all over the country? We can conduct lifestyle check, but the problem is we need to be strengthened in terms of personnel, Your Honor. So how many do you need and how many do you have now, sir? So we initially, we need the 70 personnel for that integrity development unit under the PNP Integrity Development Unit under my office. So itong personnel na to can be dispatched in any area of the country to conduct its own internal affairs investigation, sir? Yes. Are you talking about the present? Or the proposed, or even? Yes, Your Honor. We can, if it will be strengthened, we can dispatch the additional person. Okay. So, is there any request in that regard, sir? Para matulungan din kayo kung yan ang kailangan. Dahil itong, para lang sa kalaman ng mga kababayan natin, itong Internal Affairs Service, ito yung taga-imbestiga ng kapulisan who are involved in acts of corruption or other illegal activities. Am I correct, General Roldan, sir? Yes, Your Honor. Initially, we have an action plan regarding that. Yes. The strengthening of the Integrity Development Unit, and we can reiterate that request to the higher headquarters. Sige po, para in this budget hearing, may papasok na natin yung request ninyo para mas mapaiting natin yung inyong opisina, kasi pagka nagkakaroon po ng rising incidence of corruption, it reflects badly on your office. Hindi lang alam ho ng mga kababayan natin yan, pero nasa opisina ninyo ho yung blame dyan. And of course, aside from the PNP leadership, ang ano lang natin is, since gusto natin mapaiting yung programa ninyo ng anti-corruption drive ninyo, di bibigay natin kung anong kailangan yung tulong. So, kung ano man po yun, i-submit nyo na rin directly dito sa aming komite para ipapasok na ho namin yan dito sa next budget cycle. Pero hopefully, after this, General Roldan and General Purisima, wala na tayo dapat mga dahilan na hindi tayo capable mag-imbisiga because we don't have enough personnel or wala tayong enough resources. Sir? Yes, Sir Honor. Thank you very much. Okay. And as regards the itong riding in tandem, General Purisima, meron
meron ba tayong mga concrete measures na isinasatupad? Dahil grabe na ho talaga yung nangyayari dyan. Sir? Your Honor, Madam Chair, ang ginagawa po natin ngayon sa mga riding in tandems, pumupunta na po mismo tayo sa mga barangay at tinitingnan yung mga sasakyan, lalo na mga motorsiklo na hindi po nakarehistro at hinuhuli na po natin, ini-impound po natin sa ating mga police stations, kung saan yung may-arin po noon ay magpipresenta ng kanilang mga papeles, ang kanilang for their proof of ownership. At tinatanong natin sila kung bakit hindi nire-rehistro kung minsan yung mga motorsiklo na ito. Kasi nga po, yung pong mga motorsiklo na ginagamit po sa ano, ay kung minsan nakikita lang din po natin na nakaparada sa mga kalsa-kalsada. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagko-coordinate na rin po tayo sa ating mga barangay chairman. Kasi po, sila po ang nakakakilala kung sino-sino ang mga kriminal sa kanilang mga lugar. At kasama po dito, Your Honor, ay pinapaigting po natin ng mga checkpoints natin. At yung composition po ng checkpoints natin ay ginagawa natin talagang 8 po yung miyembro na mayroon pong mobile car. Hindi po yung checkpoint lang po na pinapara lang po yung mga nakatumotorsiklo, kundi dapat checkpoint na nagbibigay ng security dun sa mga motoristang dumadaan po sa lugar na yun. So, with these two measures, sa inyong palagay, hihinto na itong mga ganitong type of crime? Your Honor, kasama po yan sa mga pinapag-aralan natin na yung crime statistics po natin na nangyayari weekly. At kakikita natin na kung minsan meron po tayong crimes against persons na bumababa dahil maigting po yung pagpapatupad natin ng mga measures na dapat nilang gawin. Bawat istasyon po ay meron pong scorecard na tinatawag po natin ngayon. Yung scorecard po na to, tinitingnan natin kung ano ang ginagawa nila sa kanilang mga police stations para ma-prevent yung commission of crimes. Like for example, kung sa isang lugar ay matindi po ng pickpockets, dapat binubuhusan po ng mas maraming police sa lugar na yon para hindi po makagawa ng krimen yung mga pickpockets doon sa lugar na yon. So, what about, again, I go back to the responsibility of the commander. Pagka nangyari sa kanya, sa area niya, AOR niya, yung mga ganyan mga krimen, ano yung liability niya or ano yung actions taken against him, sir? Your Honor, yung pong mga commanders na nagkukulang po ng performance, kagaya po dun sa scorecard, kukulang po sila, hindi po nila nagagawa, ay talaga pong pinapapalitan na po natin. At nilalagyan po natin ng mga hepe, mga commanders, na makakatugon dun sa pangangailangan ng lugar na yun. Why don't we be more proactive about this? In the sense na, kunyari merong nagkaroon ng incidents ng riding in tandem assassination doon sa area. Baka pwede yung station commander doon immediately i-relieve na natin para ngayon pa lang mag-institutionalize na siya ng measures to make sure na hindi mangyari even one incident because one dead man as a cause, caused by this riding in tandem is one dead man too much or too many. So, anong kuha natin dito, sir? Your Honor, Madam Chair, ang krimen po ay nangyayari sa presensya po ng tatlong bagay. Una po sa lahat, yung motibo, pangalawa, yung instrumentasyon, at pangatlo po, yung oportunidad. At napapakialaman po lang po ng kapulisan, yung instrumentation at saka yung opportunity. Mm-hmm. Yung motibo po ay talagang siguro kung kinakailangan gawin ng mga kriminal yung kanilang gagawin, hindi po natin nakokontrol yung kanilang mga isip. Pero dito po tayo pumapasok sa instrumentation at saka yung opportunity. Yung pong pagbibigay po ng sitwasyon sa isang hepe, kunwari po, na despite of the advices, yung pong mga nakikita natin na mataas ang crime incidence sa isang lugar at hindi po siya umaaksyon, hindi po siya nagbibigay ng kaukulang solusyon para ma-control niya yung krimen sa isang lugar, palagay ko po, pagdating sa ganunong sitwasyon, aalisin na po natin kaagad. Yung pong possibility na i-implement po natin yung
one strike or two strike policy sa tandem, pag-aaralan po natin, Your Honor. Sige po, dahil following through to your explanation na yung opportunity is an important element, kung nakikita nila na mahirap magkaroon ng oportunidad dahil kunyari may random checkpoints kayo o may nagpapatrolya dyan, so yung police visibility, madi-discourage sila at maghahanap sila ng ibang paraan or totally i-abandon nila yung idea altogether. So, yun lang naman ang hinihingi natin is a proactive attitude or philosophy na and this can be brought about by stern discipline in the part of the PNP na pagka winarningan nyo yan, kunyari sir, warningan nyo yan mga station commander na pag may tinamaan ng riding in tandem dito, relieve kayo. Palagay ko talagang magiging proactive din sila on the ground, sir. Yes, Your Honor, Madam Chair. Ang ating pong programa po dito ay we are strengthening the PIPS, the Police Integrated Patrol System, na kino-coordinate na po natin, lalo na po dito sa Metro Manila po sa ngayon, na yung galaw po ng bawat police natin ay nalalaman ng mas nakakataas na unit. Kagaya po ng district, alam nila kung dapat, kung nasaan yung mga police nila, kung ano ang ginagawa ng mga police nila. At pagdating po sa disciplinary measures, sa under the capacity building po ng Integrity Enhancement Program, meron po tayong ginagawang mga enhancement po sa disciplinary mechanism po. Ang latest po na pinalabas po natin dito ay yung DR system para mapabilis po yung pagdidisiplina ng mga pulis natin. Mag-i-issue lang po tayo ng delinquency report system na sa mga pulis para mag-explain po nila kaagad yung kung anong rason nila kung bakit nila nagawa yon, para bang caught in flagrante delicto kasi ito yung mga to, Your Honor. At i-explain na po nila at kung ang parusa lang po ay isang araw suspension or mas mababa pa, ma-action na po kaagad. Sige po, maganda po yung DR system na yan. Pero itong, at the same time, kung magde-demand din tayo ng performance, just like what I proposed to the Internal Affairs Service, ano naman ho ang kailangan ng mga station commanders natin? Baka kulang sila ng tao, kulang sila ng patrol cars or mga what's this, MOOE, para mas magawa nila yung trabaho nila. So, yes sir? Your Honor, talagang ang pagkukulang po sa police ay nangunguna po yung police personnel na nasa police station. Meron po tayong mga iba't ibang programa patungkol po dito. Unang-una po, yun pong meron po tayong hiring ng mga civilian employees para po sa Philippine National Police, para po yung mga police sa national headquarters at regional headquarters na performing desk jobs ay ibababa po natin sa mga police stations at papalitan po natin sila ng mga non-uniform personnel na gaganap ng mga trabaho po nila sa mga headquarters. Pangalawa po, meron po tayong recruitment yearly. Actually po, meron pong ibinibigay sa amin ng this year we have 13,000, but unfortunately we have 5,000 pa lang po ang nare-recruit namin as of now. Dahilan po sa mga nagiging istrikto po tayo sa pagpipili po ng mga pulis, lalo na po sa neuropsychiatric section, wherein hindi na po natin talaga tinatanggap na may mga below average ang IQ. At dito po, Your Honor, pinipili po natin ng maigi kung dinedetermine po natin yung behavior ng ating mga police personnel candidate na candidates sa applicants, para hindi po tayo magkakamali na ang marerecruit po natin ay dati na palang hudlum. So, yun po yung mga pamamaraan na ginagawa po natin, at ang nagiging isang rekomendasyon po natin ay sa atin pong NAPULCOM sana na dalas-dalasan yung pagkakandak po ng NAPULCOM entrance examination, na kung po pwede po ay maging apat na beses sa isang taon, may quarterly,
para mas maraming makakuha ng police examinations in one year para continuous yung recruitment. At kalimitan po, Your Honor, ang recruitment ay nangyayari po sa buwan po ng Hulyo. Ang minumungkahin natin po ngayon, pinag-work out po natin na yung budget sana ay ma-issue na kaagad sa buwan ng Enero para mas marami po tayong panahon na magugugulin para ma-filter natin yung mga nag-a-apply na police. We are in agreement that the PNP needs so much funds, so much resources. Ang dito naman sa amin, sa parte ng Senado, hindi naman kami nag-hold back sa ganyan. But you have to guarantee, you have to show proof that these resources would not be mismanaged or madiretso sa bulsa ng ating ng ilan. So, yun ang magiging relationship po natin. Just to inform you, dito sa Senado and even sa House, na ipasa namin yung pag-increase ng subsistence allowance ng kapulisan. At ngayon, meron tayong itinutulak na yung Salary Standardization Law 4 para sa pag-increase ng mga salaries of all government personnel to include the policemen and teachers. Pero ang kailangan kapalit niyan is performance and service. Kaya we are demanding higher performance standards or mechanisms to audit such performance, sir. So, yun na lang po ang yung hinihingi ko pong mga programs to address yung mga sinight ko, no? To isama na ho natin yung anti-kidnapping. Dahil, uya naman, I believe more intelligence work ang kailangan. So, kung may kailangan na additional intelligence funds, kailangan din sabihin eh. Dahil we are demanding and we are expecting so much, sir. Tapos, kung hindi magagawa dahil ko wala palang pondo, kailangan masabi din sa amin para maibigay din yung kailangan. Yes, sir. Yes, sir, Your Honor. Ang ginagawa po ngayon ng Philippine National Police ay nagmamaintain na po kami ng scorecard mula po sa Chief PNP hanggang doon sa pinakamababang police element. Yung pinakamababang police element po ang ni-require po natin sa kanila ay yung individual performance card, kung ano yung dapat nilang gagawin, which will serve as a measure on what they do on a daily basis to do their job. So meron po tayong programa na kasama po sa performance governance system, Your Honor. I agree with those tools. Pero ultimately, sir, ang pinaka-proof niyan is kung mawawala na yung crime at mararamdaman namin yan. Eh kung ganito, nababalita sa TV, every now and then, may napapatay, may naakyat bahay. Kahit sinusunod natin yung mga tools na yan, management tools na yan, mawawalan siya ng visa. And for that matter, I can imagine yung scorecards na yun, dapat mabababa unless very generous yung mga nag... paano ba ito, sir? Your Honor, ang scorecards na yun, ito po kunwari na listahan ng gagawin mo sa araw-araw. Kung itong ginawa mo kunwari ay 10 ang nakalista sa'yo at nagawa mo yung 5 na na-accomplish mo yung mission mo, actually, you are now na ano mo na, nagawa mo na yung mission mo. For example, if you are a beat patrol officer and you have walked your beat and maintained peace and order at walang nangyari doon sa lugar mo, you have done your job, Your Honor. Okay. So, ganun po yung scorecard na binabanggit po natin na talagang naka-individually designed na gagawin ng bawat police. Wala pong dalawang police na parehas po ang scorecard. Meron po talaga silang kanya-kanyang gagawin sa bawat posisyon na kanilang ginagawa. At maatayin po natin lalo ito, Madam Chair, Your Honor, ay sa pamamagitan po ng reorganization. Kasi ang gusto po na sana natin sa kapulisan ay mag-specialization na po tayo, na hindi na po tayo palipat-lipat kung saan-saan pumupunta. Na kagaya po ng isang, for example, isang... member ng SWAT, bigla na lang pupunta na naman sa administrative side, sayang po yung kanyang training.
na pagiging SWAT. So, yun po yung sinasabi natin na ikakanal na po natin sila, magkakaroon tayo ng isang profession sa bawat specialization po ng na nagagawin po natin. So, so what's stopping you, sir, from doing that? Yung, meron po tayong reorganization bill na pinapasa sa Kongreso na okay. Darating po sa atin. So, sige po. Now, ito na, last topic na ito. Itong sa, anong status ng gun control law, General Purisima? Yung gun control law, Your Honor, pinapairal na po natin yung pagkukuha ng bawat nagmamay-ari ng baril, yung license to own and possess firearms. At na-lift na yung TRO, sir? Hindi po, tini-RO yung pagre-rehistro po ng paglilisensya po ng tao, Your Honor. Ang tini-RO dito sa atin ay yung centralized registration. Okay. Ano pa? So, yung where fast, yung delivery, mm-hmm. yung okay, dahil yun na nga rin ho yung numerous complaints, ano? Dahil yung mga responsible gun owners, nahihirapan sila magpa-renew ng license at magpa-register. In fact, dapat mas in-encourage natin yung registration at licensing dahil ito yung mga nagsasubject sa ating regulations. And I believe since kulang tayo ng personnel, dapat nga mas in-encourage natin yung private sector, particularly yung mga security agencies, from augmenting or helping out in the overall security environment. So, kung pati yung mga responsible citizens na nahihirapan sila magpa-lisensya, eh, ano yan? It will create more problems. Your Honor, dun po sa paglilisensya, actually, wala po tayong binagong regulasyon sa mga requirements. Mm-hmm. Ang ginawa po natin paghihigpit ay kung saan, kung ikaw ay kailangan magkaroon ng drug test, dapat ikaw ay magkaroon mismo ng drug test. Hindi po pwedeng by proxy. Okay. Kung ikaw ay may neuropsychiatric test, dapat ikaw mismo ang mag-undergo ng neuropsychiatric test, hindi po yung fixer. Yun po yung ginagawa natin, pagbabago lang po dun sa ating kwan, sa ating ipini-implement na license to own and possess firearms. Ang ginagawa po natin ngayon, Your Honor, ay we are sending caravans sa mga different areas. Kasi po, yung pong database po natin ay nandun po sa Firearms and Explosives Office at dapat dito naka-embark yung mga data ng ating mga firearms holders. At para pagkabating ng verifications, mabilis po natin mabe-verify kung sino yung mga may-ari ng mga baril. Unang-una po, kagaya po ng ipinasa ng ating pong Kongreso, ay yung meron po tayong license to own and possess firearms at meron po yung registration of firearms. Yung pong license to own and possess firearms, pag meron ka na pong ganun, ay pwede na pong idikit sa iyo sa record mo yung mga registered firearms po natin. So madali na lang po. So there will come a time, Your Honor, na hindi ka na po kailangan pumunta sa Firearms and Explosives Office para mag-renew ng inyong firearms license. Dahil kung updated naman po yung mga clearances na nasa inyo, all you have to do is to access the website na pwede kayong magbayad na lang doon at darating na lang po sa inyo ang inyong lisensya. Okay. So, wala ho tayong ano doon, argumento doon sa mga proseso ninyo. I believe tama yon. But ang issue dito is to make it more efficient. Kung mas mawawala natin yung backlog na yan, then mas ano tayo, mababantayan naman natin yung mga registered owners na yan eh. Dahil kung hindi sila makakapag-rehistro, technically, ano na ito, unlicensed firearm, tapos yung iba ma-encourage na, madi-discourage na magparehistro, lalong dadami ho yung loose firearms natin sa street. So, let's just make it more efficient. Again, kung anong kailangan natin gawin, sir, di gawin natin. Kung dadagdagan natin yung personnel, equipment, computer, so whatever,
Di suportahan na lang natin, sir, para mabilis. Yes, Your Honor, Madam Chair. Ang atin pong, meron na po tayong regional units na ipinupos po natin na nandito na po sa Napolcom yung ating papeles, wherein para maging magkakaroon na po tayo ng center kung saan yung mga taga mas malayong lugar ay mas malalapit na po sila sa kanilang pagre-rehistro at pagkukuha ng license to own and possess through the regional units. At pagka nagkaroon po tayo ng additional funds to support the technical capacity of this unit na para diretso nakakonekta na po sa krami yung mga computers po nila, I think, Your Honor, Madam Chair, magiging efficient na po ito. Pero pansamantala, ang ginagawa natin po ay nagpapadala po tayo ng mga caravans na kuminsan hindi natin naseservisyon ng lahat. Kaya po natin ginagawa itong mga ganitong proseso, Your Honor, ay para ma-eliminate po ang corruption within our ranks and within the system. Okay, that's all. We'll just be waiting for the different reports I requested, sir. Yes, Your Honor. Thank you very much, Madam Chairman. Thank you. The Chair recognizes Senator Osmeña. Thank you, Mr. Chair. Madam Chair. I missed a better part of this hearing because I had to attend the hearing of the DPM budget in the other room. I'm just curious, have all the resource persons been placed under oath, Madam Chair? No. May we request that they be placed under oath by the committee secretary so they can attest to the testimony that they gave here this morning? Yes, we will. Thank you, Madam Chair. May we request all of our guests here today to please raise your right hand and to stand, raise your right hand. We request the resource persons to please stand up and raise your right hand. And this will include all the testimonies you already mentioned earlier. Yes, for the record. May I request that all the everybody, resource please, persons... Everybody present, please. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in these proceedings? For the record, Mr. Chairman, Madam Chair, all the resource persons gave an affirmative answer. Thank you. Just let me remind you that this also refers to the statements you already issued earlier. I would like to follow up with random questions now before we wrap up our meeting. For Napolcom, before I go back to Chief PNP, I would like to request from your office your latest sample of exams that you give to potential PNP applicants. Do you have that, Attorney Escueta? We will provide the committee. The current one, and I need it by next week. Yes, Madam Chairman. Okay, because marami pong nagbubunga na mga dayaan sa exam dahil minsan unreasonable yung mga tanong. Gusto lang natin malaman, pag-submit ninyo ng exam ninyo, kung sinong gumawa ng exam na yan, binili ba ninyo yan as standardized test, kung yan po ay nabili nyo sa ibang bansa o pinagawa nyo dito, ilagay po ninyo kung sinong gumawa nun. Kayo po, Attorney Escueta, kailan po kayo na-appoint ng Napolcom? I was first appointed in an acting capacity, Madam Chairman, in July of 2008. So ganyan na kayo katagal. Siguro kailangan na rin ng evaluation dun sa performances ninyo, ha? Yun bang gusto ko makita yung mga cases na hinahandle nyo ngayon at gaano kayo kabilis magresolba? Kasi 2008 pa kayo dyan. Maraming mga kaso yung PNP. Pag meron sinasabi natin credibility ng PNP, dapat yung Napolcom proactive kayo. Kayo nga dapat ang nagre-release ng mga disciplinary measures o kaya talaan ng mga kaso ng mga police. Alam niyo ba, napakahirap kumuha ng data niyan. So siguro, I would like to have a performance report of the Napolcom. Another thing is the General Purisima a commissioner of the Napolcom? Yes, Madam Chairman, an ex-officio member. So you are a member, so he's part of the deliberation process? Yes, Madam Chairman.
Would we suggest perhaps for the independence of the NAPOLCOM to remove the PNP chief as a member of the NAPOLCOM? Will it paralyze your organization? I don't think so. If ever, it will just maintain independence, wouldn't you think? Well, it will not paralyze, Your Honor, except that the membership of the chief PNP is by law. Exactly. So, it might have to be by amendment, Your Honor. Exactly. This is something that we need to study. Of course, there should be great cooperation between the NAPOLCOM and the PNP, but that the PNP should be required to submit information requested by the NAPOLCOM, even if the chief PNP no longer sits as a commissioner. Maybe these are one of the provisions that we will have in case we go through with the amendments. For the EAS, the way I look at you, Director Roldan, is that you're not very confident about reporting certain things. Maybe it's just your demeanor. But I would like to ask, if you have an investigation going on, sir, in the EAS, who do you submit it to, since you're the head of the Internal Affairs? Investigation, ma'am. After the investigation, we usually submit the office of the chief PNP. So it is submitted to him. Yes, ma'am. In your opinion, sir, based on the recommendations that you submit to the chief PNP, how many of those are actually promulgated? I cannot exactly recall the exact term, but since our recommendation, in short, the chief PNP is very supportive in our recommendation. But are there instances where you made a recommendation that wasn't acted upon by the chief PNP? Kunyari, meron kayong recommendation na dapat ma-administrative leave ito, pero hindi pa na i-implementa? No, ma'am. There's no instances that the chief PNP did not act upon our recommendation. If I heard correctly during the last hearing, the ones that were involved in the Hulidap case in La Loma had a pending administrative case which is still pending in the chief PNP's office. Did this information come from the NAPOLCOM, sir? Was it from your agency? Madam Chairman, this I presume is the case involving Rodriguez and Hachero, where the case was decided last September 17, Your Honor. But how long was the case pending? It was first filed in 2011. And it took some time before the hearing was completed, Your Honor. But the process of drafting the decision had to be undergone. And it was finally signed by all the members of the commission on September 2014. Question. This is Rodriguez. He's one of the, I don't remember, but he's part of the Hulidap case, right? What is his administrative case pending since 2011? What offense? It was similar to the case that transpired in the EDSA incident. So it was another Hulidap? It was another Hulidap. And he was allowed to work in the meantime that there was a hearing ongoing in the NAPOLCOM, right? Yes, there was no recommendation for a suspension. The suspension can only be for a period of 90 days. Was it? Well, it was. In fact, he was relieved by the PNP upon the incident happening. But the process of summary proceedings would only allow us to suspend for a period of 90 days at the start of the hearing of the summary case. Attorney Escueta, from 2011 to 2014, that's about 3 years almost, more than 3 years. Why did it take so long to be able to decide on an administrative case? I'm sure that when you meet
few times a week. I shared your concern, Madam Chairman, but when we looked at the case, it was a case that became subject of a full-blown trial, considering the involvement of lawyers, both from the complainants and the respondents. And that full-blown trial went on for some time, with all the postponements, submissions of motions for reconsideration. And this is the trial within the NAPOLCOM? Yes, Madam Chairman. Okay. Perhaps you should streamline also your process, because it's a, if I'm not mistaken, it's like a quasi-judicial function that you have, right? Yes, Madam Chairman. In fact, we now have a proposed amendment to our procedure, which would do away with the full-blown trial. We will require the parties to simply submit position papers, and in case the hearing officer would want some clarificatory questions, it will only be a one hearing setting for the hearing officer to clarify what he wants. Attorney, is this something that needs to be amended by law, or can you do this in your IRR? It's in our resolution, so we have a full control of... Please act on it as quickly as possible. Who do you have to get approval from? Your board members, that's all, yes, right? Yes, yes. So when can I expect a result, the actual result and implementation of this? We organized a TWG. It had already submitted their proposals to the commission. And I suppose within the next weeks or a month, we will be able to finish everything. We will go back. We will call on you in a month to check where you are at. I mean, public hearings are important so that nobody can question the process that you're going through. But I think that you should really streamline. This is the beginning. Ms. Ang Si was already mentioning this about the ombudsman to fast-track cases with police involvement. And this is a start with the NAPOLCOM, if you can do that. Another, as I'm saying, I'm just jumping from one question to another to cover as much as we can. Chief PNP, my question for you is with regards to the physical exercise that you require once a week. I think there is such a thing that used to be implemented. Is it true that you took that out? Your Honor, Madam Chair, the physical fitness test that had been conducted previously was not so implemented because of the security that was involved. We have some personnel in Cagayan when they were undergoing the ECG, electrocardiograph examination, were ambushed while on their way to the police station. So the project now, Your Honor, is we will be implementing the physical fitness test, particularly those above 40, yung annual executive checkup, and for the younger generations for the physical fitness test. Wasn't this a weekly practice or during past PNP administrations that there was like a physical exercise among the leaders and that was stopped during your term? Your Honor, meron po tayong police techniques every Tuesday and Thursday. So meron pa rin? Yes, Your Honor. And okay. Particularly on the Saturdays, the secretary joins the group in Camp Crame for the Zumba. How about you, sir? Do you join? Kumisan na, Your Honor, I'm going on biking. I'm not joining the Zumba. I understand if you would have some hesitance to join the Zumba, but so you do a form of exercise, a physical exercise? Yes, Your Honor. Because that's part of the capability of the PNP. You should be physically fit. And I think that that's part also of the what the leader should be able to project. That's why I'm asking. It's no excuse. Security can only be an excuse up to a certain point, but then you should need to find an area where police officers can be examined safely
and they can conduct their exercises safely, because in certain war-torn areas, I can understand, but for the most part, you should be able to conduct that program. My other question is regarding your travel schedule. When I was trying to arrange for a hearing, I requested for a copy for your schedule. If I'm not mistaken, what was given to our office is that in October 9 to 11, you will be in California. Is that correct? Your Honor, I have already canceled all my travels for October. And so October 24 to 30, you will no longer be in Florida either? Yes, Your Honor. Okay. With due respect, I won't anymore ask you what you were going to do there, because you said that you canceled it. But it's just a little bit surprising to me that the schedule, first October 9 to 11, you're in California, and then you come back. October 24 to 30, you'll be in Florida, and then you come back. May I ask, who would have spent for that trip? For the October 9 to 11, Your Honor, I am the Grand Master of Masons in the Philippines, and I was invited to attend the annual communication of Grand Lodge of California. And it will be my personal expense, Your Honor. With regard to the last week of October trip, this is the meeting of the International Associations of Chiefs of Police, wherein there will be seminars on different topics regarding the as a resource person of the Asianopol chairman also, Your Honor. I was also required to go there, but since my presence, I think, is needed in the Philippines, Your Honor, I decided to cancel. It will be sponsored by the supposed to be the U.S. government will be sponsoring the trip, Your Honor. Thank you, sir. Yes, do you have any pending investigation regarding anybody in the hierarchy of the PNP officers at the moment? As of now, there is none, Mama, except those involved in the EDSA kidnapping incident. Sir, you have no jurisdiction over the PNP chief. Can you investigate him? I mean, I'm just curious. I'm not saying that you are investigating him now, but do you have the jurisdiction too, as IAS? Shouldn't you? Not, ma'am. You don't have that jurisdiction. In the office of the PNP chief, you cannot investigate him. Please submit to me. Senator Serge is recognized. Yes, I'd like to see your mandate, because I believe that everybody in the PNP is covered. Nobody's exempt, basta member ka ng PNP. Your Honor, hindi naman nakasulat yes, doon except the PNP chief. If there is a clearance from the president. I beg your pardon? If there is a clearance from the president. Clearance. If there's a clearance from the president to do what? To investigate the PNP chief. Is that in your actual manual? There should be a clearance from the office of the president? There is now, it was not indicated in the Republic Act 8551, but I think the if there is a presidential clearance from the... And you're just making up this rule, or this is because it's by tradition? There is under the 8551 that once the police senior superintendent of, we need a clearance from the president in order to conduct investigation. Okay, you seem tentative about it, so please submit to us that memo, that document 8551, so that we will see, because... again, this is the reason why we are doing this hearing. We're not saying that that you're giving him undue influence or you're coercing him. But again, the independence of the IAS is compromised, because you're under the PNP organization with the chief PNP. That's why if we need to insulate the IAS and the NAPOLCOM, this is one area where we need to look at these possibilities as we draft the laws, as we draft the bills for submission. My other question is,
please consider also utilizing the barangay captains as suggested by Mr. Dino, because if we lack the police personnel, Senator Trillanes mentioned that perhaps we can solicit the help of security guards, but even more so barangay captains, because sabi nga nila, walang nakakapasok, sabi ni Mr. Dino, walang nakapasok, nakalabas sa barangay na hindi alam ng barangay captain. Can you give a short statement about that, sir? You were saying, alam ninyo yung motor, alam ninyo kung sino may baril, alam niyo lahat yan. Ulitin ko, Madam Chair, ulitin ko lang, sayang po yung pwersa natin sa barangay, dahil pag tinotal po natin yan, meron po kayong 5 million na pwede nyo gamitin sa intelligence gathering. Katunayan, isa po ako sa advisor sa CIDG. Isa po ito sa mga naisasama ko. Ito, katatapos lang po namin ni Colonel Pajardo, nag-present siya. Dito ko po nalaman na lahat ng region natin, most especially sa CIDG, kulang po tayo sa personnel, tapos pati ho, pero sa gagaling ng mga pulis natin, eh nakakagawa sila ng mga paraan. Kaya lang, ang nakakalungkot po doon, lahat ng region, wala po silang advisor na galing sa barangay. Ang sinasabi ko po, kamukha nito, last week lang ho, kasama ko ang Liga President ng buong Pilipinas, si Atty. Abisamis. Sabi, kaya nga, kung pwede, magamit po natin ang ating mga incumbent barangay official, most especially yung mga Liga President, dahil mandated po sila by law na tulungan po ang ating law enforcer. Nasa batas po yan. At sabi ko nga, isang pirma lang po ng ating DILG Secretary ordering all barangay captain in the Philippines to report kung sino ho ang mga criminal within our area of responsibility sa barangay, at ibibigay namin ito sa aming mga station commander. Eh palagay ko wala na hong pupuntahan itong mga kriminal sa ating nasasakupan. Pero siyempre, kailangan ho, ang nire-request natin ay merong ngipin yung order na ibibigay ng ating DILG Secretary. Dahil ho, kung order lang yan, hindi ho susunod ang mga kapitan. Pero yan, kung malalagyan na pwedeng masuspindi at pwedeng matanggal ang isang kapitan pag hindi niya sinunod at nagbigay ng mga impormasyon sa ating station commander, eh pwede sila matanggal. At the same time naman, ang ating DILG Secretary ay magbigay din naman ng utos sa ating mga station commander na pagka binigay na sa inyo ng inyong mga barangay captain kung sino ang mga kriminal within their area of jurisdiction, aba, eh puntahan nyo na. Huwag nyo nang intayin gumawa ng kasalanan. Kung baga sa ano, eh kamukha po ng ginawa sa amin during our time. Kanina nabanggit yung MAD. Ang ginawa ho sa amin noong time ni Secretary Barbers, pinapuntahan ho sa amin, kasama ko station commander, tinapatan namin ang bahay ng mga kriminal. At sinabi namin, kilala ka namin, pag lumabas ka ng bahay, nakaabang kami sa iyo. And the same thing, lahat ho ng problema natin sa proliferation of loose firearms, sa amin po kumukuha ng barangay clearance bago pumunta sa firearms. Sa amin din po nagre-report, pagka nagpaputok ng baril to, at merong mga loose firearms na walang lisensya, alam din po ng barangay yan. Kamukha, lahat po ng campaign natin, pati sa illegal drugs. Kaya nga, ang isang pinanghihinayangan ko, yun pong barangay at police laban sa krimen, nung pong araw na, district namin sa Quezon City, si General Purisima, at saka naging pati ho si General De Leon, ganun po katindi ang samahan ng police at ng barangay. So I hope na ma-include din po yun at ma-request natin sa ating DILG Secretary. Dahil ho ngayon, hindi nyo ho hawak ang mga barangay. Pagka si matigas ang ulo ng kapitan, walang sanction, ma'am. Pero kung merong galing sa DILG na order, pag hindi nyo binigay ang report sa inyong station commander, tatanggalin ko kayo sa pwesto o palagay ko lahat, baka mapunuho ng report ang mga presinto natin. Salamat. Isa po yung suggestion, kaya nga pinasabi ko na siguro naririnig na ninyo. Pero alam nyo po,
lalo na magbabagong taon uli. Dahil magpapasko na naman, no? So, indiscriminate firing of firearms, mangyayari na naman yan. Ang kaso ni Stephanie Ella Nicole hanggang ngayon, hindi pa rin nareresolba. Kung sa barangay, meron ng direktibo na sinasabing, pag may nagpaputok na ganyan, maggawa na kayo ng radius. Itong mga lugar na to, tignan na ninyo kung sino yung mga nandyan nakapaligid. Makikilala ng barangay agad, gaya nga ng sinabi ni Kapitan Dino, kung sino yung mga may loose firearms doon. Solicit their help, but of course, it's easier said than done. We need to be able to make sure that the regulations are clear, the responsibilities are clear, so it will not be subject to abuse. Before I continue on, I recognize Senator Serge for... Thank you, Madam Chair. Mr. Dino, mga 10 years ago, ang sama ng memory ko dito, meron yata plea, basta merong barangay peace order council. Ano pong tawag dyan? Dalawa po yan eh. Meron ho yung galing sa Napolcom. Meron ho kami yung barangay crime prevention. Ito naman po sponsored ng Napolcom. Tapos sa DILG naman, meron kaming yun pong nakatutok mismo sa peace and order, barangay peace and order council. Yun hong sa Napolcom, meron pa ho kaming school base. Barangay school base crime prevention council. Ito ho, tinitrain na yung mga bata pa lang. Tapos doon naman po sa Barangay Crime Prevention Council namin po, ayun na nga ho, kasama ho namin dito ang mga pulis. Kasi during that time, yun hong mga bagong graduate o yung mag-i-immersion, hindi ho sa istasyon dinadala. Sa barangay po, kaya kami, yun mga bagong pulis, yung mga mag-graduate na, nag-i-immersion po sa barangay, kaya kami ho yung nagdadala sa kanila sa mga community, sa business establishment. Hindi ho kayo maniniwala, during my time, meron hong nag-offer dun sa ating mga pulis na scholarship nung anak nila, pati ho yung bigas nila. Ay, yung pulis ho, sabi ho eh. Hindi ba bribery yon? Hindi, ano ho eh, naiyak na yung pulis. Sir, hindi na ho pala namin kailangan na ano eh, dahil nire-recognize po ng community pag maganda ang ginagawa ng ating pulis. E sa ngayon po, ang nangyayari ngayon, ibababa nila sa station. Yun pong bagong pulis. 6 na buwan. San ho sasama yan? Kay SPO1, SPO2. Sasakay na sasakyan yan. O orbit yan. Yun po ang natututunan ngayon ng mga PO1, PO2. Dahil alam na po naman natin kung ano ibig sabihin ng orbit, most especially here in Metro Manila. Yung orbit po, yun po yung mangungulekta ka ng mga tong o kung ano man. Pagkatapos o pagbalik niyan sa academy, ang yayabang niyan at nagkukumahog na lumabas. Paglabas po niyan, meron silang mga team. Kaya ho mapapansin ninyo, meron hong kadalasan PO1, PO2, yun hong bagong-bago. So, I hope na yung dating sistema po maibalik na talagang yung immersion ng mga pupulis, ilagay nyo po sa barangay mismo. Huwag po ilagay sa presinto. Okay, yung Barangay Peace and Order Council, sa ngayon ho, nagko-coordinate pa sila sa pulis? Meron pong coordination, kaya lang kailangan, Mr. Senator, talagang merong institutionalized talaga dapat. Akala ko institutionalized na nga ito kasi inumpisan ito noon pa. Yun na nga po. Ano po yung 10, 15 years ago. Go ahead. Sorry, just to interject this, what's the BPATS, Barangay Police Auxiliary Council ng Quezon City? Pareho po ba yan sa sinasabi ni Senator Serge? Apo, tinayo po yan ni Mayor Herbert. Kamusta po yan? Actually, meron pong mga... ang maganda doon, may mga NGO. Kaya lang nga, kailangan po talaga may ipin ang utos sa ano eh. Kasi hindi ho lahat ng barangay captain nagbibigay ng info eh. Namimili. Minsan nga ho, may mga barangay pa na sila pa ho yung may hawak ng mga sindikato sa loob. Pero kung yan, ang utos ay manggagaling dun mismo sa ama ng barangay, which is Secretary Marrojas. Palagay ko po, matutugon na natin.
yung problema kahit sa riding in tandem eh, nung kapitan ako, mayroon lang nakawin na motorsiklo, naka-report na agad sa akin eh. Kaya tsaka pagka ho nagkaroon ng checkpoint, pag kami nag-checkpoint sa barangay, kilala namin yung mga tao eh. Kaya salansala namin eh. Kaya nung time ho na naglagay ng checkpoint dalawa sa buong Quezon City eh, 1/4 po ng Metro Manila, ang laki ng Quezon City, pero kung yan, ang gagawin ng ating kapulisan, lahat ng barangay, tapos pag malalaki, may dagdag. Eh wala na hong lulusutan ito. At saka dito po sa amin, sir, sa barangay, sabi ko nga po, yun lang batang sutil na lumalaki ng sutil, alam na ni Kapitan kung sino yan eh. Lalo na po yung, dati tinuturuan po kami ng kapulisan pagka ho yung drug laboratory, sasabihin sa amin, pag nakakita kayo na mineral water, dinidelibiran tong bahay na to, let's say 10 gallons, 20 gallons, drug laboratory. Ilan ho ang nahuli namin during the time na drug laboratory sa Quezon City? Dahil lang po sa tinuro sa amin ng kapulisan. Tinuruan po kami kung paano mag-identify ng katayan. Yun hong pag ninanakaw, dadalhin sa talyer. Kaya ho doon, ang bilis ng aksyon natin pagdating sa ano eh. Crime eh. Tsaka ho yung crime prevention, grabe ho tinuro nila sa amin. Pito lang. Simple pito. Hindi ka makikipag-away. Pwede mong i-prevent ang mga criminal within your area of jurisdiction. Most especially yung mga mandurukot. Thank you, sir. Thank you. Very interesting yun. Alam mo, ang gusto ko lang malaman, nagiging institutionalized ba itong BPOC, Barangay Peace and Order Council, o nasa mayor yan? Pag hindi naman interesado ang mayor, hindi magiging active. Paano ba yan? Depende po sa mayor yan, pero ho, sa totoo lang, nasa ano namin, responsibilidad ng barangay. Kailangan po, meron kaming monthly reporting yan. Nasa batas ba? Nasa ano ho yan? Nasa local government code na mandated kami na mag-report sa aming station commander. Dapat po yan, may sanction ng mga kapitan na hindi gagawa niyan. Dati po, nagre-report kami monthly kung sino mga pati ho drug addict within our area of jurisdiction. Pero ngayon, I don't know kung nakakapag-submit pa ng monthly ang mga barangay captain sa ating mga station. Thank you. Thank you, Madam Chair. For your information, Director Roldan, the author of 8551, former Congressman Roy Logoles mentioned that there's no exception, just for your information, no exception from the PNP chief. And I think that it's really your responsibility to know the parameters of the regulations that govern the ES. Are you a lawyer, sir, by training? No, ma'am. You got it a four-year course. You are not, sir. So, do you have a lawyer in the ES? Yes, ma'am. Please, ask them to advise you. I don't know if you're just trying to find an excuse so as not to be compelled to proactively go about the investigations, but certainly it's no excuse to us. Yes, ma'am. You should know your job. Yes, ma'am. Mr. Menes? Yeah, Madam Chair. Because I overheard when you asked Colonel General Roldan about pending cases in his office, he said, wala daw. Can I provide him with our I'm list? Sorry, quickly react. Mali ba yun? I'm referring to the latest cases and case sa kidnapping. So we still have pending cases. So at least that's clarified, sir. Okay. Go ahead. You had something to say. I'll just provide him, Madam Chair, if you don't mind, the list that we submitted to you last September 16. Yes, I saw that. That's much helpful. You should have a website with that. Okay. You have a website with pending cases? We have a record of those pending cases. And I will get that your data after this meeting. Thank you, Madam Chair. Thank you. Ms. Angsi? When I mentioned about fast-tracking the case, I'm not referring only to cases in the Ombudsman or in the Sandigan Bayan. It includes the IAS and the NAPOLCOM. It's not an isolated case that it took 3 years before they finished the investigation. That's the normal. They should have finished in 90 days
But we had cases before. It took 7 years before they decided to dismiss the policeman. Thank you for your feedback, Ms. Angsi. This is unacceptable, Attorney Escueta. You've been there since 2008. Please show us some improvement. You promised us within a month you will change the procedure to be able to fast track. I will solicit the help of Ms. Angsi to please monitor if they're able to dispense of the old cases, because there are a lot of reactions from police officers who are frustrated, particularly the innocent ones, maybe, or the ones who are trying to resolve their cases, because their cases are pending for so long, if not in the Ombudsman, in the NAPOLCOM. So please, sir, are you appointed every 6 years? The term of a commissioner is 6 years, Your Honor. When is yours ending? March 2016. Were you reappointed in 2010? Yes, as a regular commissioner, Your Honor. Okay. If Senator Surge doesn't have anything to add, I will now do the conclusion for our hearing. Just 1 minute suspension first. Before I adjourn the meeting, I would like to make the following observations from this hearing. For the record, I think that the reason why we had this meeting is also to study the different proposed bills for modernization. But I think we all agree here that there's also the question of leadership. General Purisima, although you have a case pending, I would like to say that it's the inconsistencies of some of your answers that really gave way to the suspicions that are being felt by many. And this was your chance to be able to explain yourself. We appreciate your presence, but eventually it will be the Ombudsman that will decide. But I still stand on certain inconsistencies. I feel there should be more forthrightness on your part. But for the purposes of this meeting today, at least we have your answers on record. I feel that there should be an improvement on your visibility with regards to the police officers and also to the public. The public will look up to you in case there are cases of crime. I think they would want to hear directly from the PNP chief what is being done, and also instead of just from the spokesperson. Before I go on, I would like to ask you, sir, if you were to rate yourself and your efforts in the PNP from 1 to 10, what would your rating be? Your Honor, I rate myself about 9. Okay, at least we have that self-rating on your part. We can certainly use that to compare with the ratings of others. But I would also like to stress that the SALN, although this is now subject to a case, is very important in determining also the lifestyle. It is not to question you on a personal level, but as a basis for your credibility as PNP chief. And there are certain inconsistencies that are undeniable. Like, for example, you mentioned that earlier that you don't have a property in San Leonardo that was being built. You could have clarified it earlier. Yes, there is. It's in my SALN. So maybe it's just a matter of communication. But if people see that you are not very transparent, their suspicions will grow with regards to whether or not you're actually telling the truth. I think that part of also that we need to be able to study is the national emergency response of the PNP, the system that we are trying to approve. The last time we had the hearing, the report that was submitted to us, or at least mentioned to us, we're still awaiting that, by the way. You only have a proposed 10 seats, and I doubt that the 10 seats in the call center will actually cover all the needs. So please facilitate the study for that. I also think that it is important
with regards to gun control in particular, illegal firearms, that you should be able to expedite the registration of firearms. And it won't help that in provinces, you only have one or two technicians to facilitate the registration. Siguro po mas mapapadali kung marami kayong ipapadala. Kung kailangan nyo yung tulong namin para magbigay ng emergency assistance para dyan, dapat natin gawin para marehistro ang ating mga baril. Nabanggit ko rin na kailangan natin ng CCTV camera sa ating mga presinto para mas maging objektibo ang pagbabantay natin nung mga nagre-report doon at yung pamamalakad doon sa mga presinto. Siguro kailangan din natin ng mga foot patrollers. Dahil yung sinasabi ninyo na dapat malaman kung nasaan ang pulis sa bawat sitwasyon, yung increased presence or quality of police services, mapaigtingin din natin yan pag meron talagang naglalakad na mga pulis doon sa mga sa iba't ibang oras. So lahat po yan, nabanggit natin. Alam niyo po, maswerte po kayo dahil nandito din si Ms. Angsi na patas ang pananaw na sinasabi niya, sa likod ng mga nare-report sa media, naniniwala naman siya, at least dun sa kidnapping, na arrested yung situation, bumababa ang kaso. Pero, hindi nangangahulugan na tayo'y dapat maging kontento dahil dito pa lang sa aming datos, at uulitin ko, dito sa 2014, yung crime volume tumaas na. As of June, talo na yung last year sa buong taon. Kaya doon pa lamang makikita natin, wag na natin payagan na umusad pa yung crime rate. Parang kumunot po yung noon nyo. Pero sasabihin ko po, 2013 crime volume sa buong taon, 631,406. Pero ngayon po, 2014 as of June, 603,85 na po. So sabihin na natin June, half of the year. So dagdagan pa natin ang half, dumadami pa po yan pag Pasko. Ayun lang naman po ang sinasabi natin. Sa lahat po ng ito, pati yung sa White House na para nagkaroon ng administrative inconsistency, dysfunction, responsibilidad po kasi ninyo yan bilang PNP. Di ko sinasabing may masama na nangyari dyan, pero ang masasabi ko talaga ay hindi tama ang paraan ng pagkatanggap ninyo ng donasyon. At mismong sa mga ari-arian ninyo, pag nabibigyan kayo ng discount at nabibigyan kayo ng ganyang kalaking regalo, halimbawa sa pamamagitan ng mga diskwento, ay nagkakaroon talaga ng duda. Kaya po, siguro marinig ko na rin po on the record na ano po ang mga balak ninyo ngayon sa PNP at lalo nang may kaso kayo, kailangan po sigurong palakasin pa ninyo ang tiwala, magpakita kayo sa publiko at sagutin ninyo yung mga tanong ng diretso at huwag na ninyong padaanin pa sa inyong mga spokesperson. Ano po ang pinaka masasabi ninyong pinaplano ninyo ngayon para mabawasan ang kriminalidad at para masugpo ang mga mangilan-ngilan, hindi ko sinasabing lahat, mangilan-ngilan ng mga pulis sa inyong hanay na gumawa ng kalokohan? Ano po ang proposal ninyo? Your Honor, Madam Chair, lalo nating paiigtingin, lalo na po dito sa counterintelligence para doon sa mga pulis na na-involve po sa krimen. On my part, Your Honor, tumatalima po ako sa inyong suggestion na magiging visible para sa ating po mga kababayan at maraming salamat po sa inyong suggestion. Opo, kasi po pag nagpapakita kayo, mas masasagot ninyo kaagad. Hindi nahahaba yung issue. Ang mahirap kasi yung mga hindi nagpapakita, iniisip, baka may kinukubli. Hindi ko naman sinasabing ganon, ano? Kaya nga dapat talaga magpakita kayo. Pero ang punot dulo nito sa ating lahat na naririto ay ang tiwala pa rin ng ating mga kababayan. Uulitin ko, ang trabaho ng PNP ay masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng ating mga kababayan, ipairal ang batas at para magkaroon ng kaayusan. Sa tingin ko, nagkakaroon po talaga ng question doon sa competency ng pamumuno. Pero hopefully, sa mga darating na mga araw, may pakita ninyo na magiging maayos ang pagpapalakad. Pero ang kaso ninyo sa ombudsman ay tuloy-tuloy pa rin. Dahil sa totoo lamang po, nabigyan lang po ninyo kami ng kasagutan, pero hindi naman po natin masasabing naliwanagan
ng 100% at nabigyan ng tamang kadahilanan at rason ang mga bagay-bagay na tinatanong tungkol po sa liderato ng PNP. So maraming salamat po sa inyong araw ngayon. This hearing is hereby adjourned.